Ayan, good morning. Good morning, good morning. Help me. It's like the walls are caving in. Shout out to lahat dyan, mga kakuso ko. maglalagay muna ako ng konting filter. Good morning sa mga kakuso ko dyan. Hi, ma'am. Ma'am Ganda, thank you. Tatlo kayo dyan, shout out. Ma'am Lani, hindi mo na kita makukuha at makasama kasi nga mawawala akong signal, himihina yung signal ko. Ma'am Arlene, si Ma'am Marilyn, mga suki ko. Suki ko dati si Ate Marilyn, suki ko yan. Sisi, asawa ni Leon, shout out dyan sa inyong lahat na andyan. Si Sir din. Saglit, ayaw mo na, sige, akyat. Ma'am Cecil, si Cecil, asawa ni Leon, ni kapatid. Ate Marilyn Kaasi, sa Singapore, sa lahat dyan, pakikiss kay Mami, Sir Larry Florindo, Ma'am Arlene, yan, sampo kayo, Ma'am Lani, shout out sa inyong lahat, Ma'am Gloria, good morning. Good morning mga kakusa ko. Sir Ningre, Ningirl, ay babae pala. Ningirl Benito Baho. Good morning, Metal Heart, by Metal Heart Rock. Yung si Metal Heart ba 'yun? Yung kumanta ay Steel Heart pala, yung kumantang She's gone out of my life. Parang ganyan ba. Shin May, thank you, good morning. Raquel, MJ, good morning. Ma'am Lani, MJ again. Tsaka si Lisa Paris, andyan. Paki, oy, si Lisa din. Tsaka si Otol, si Leon, na mga ko nila, YouTube nila. Subscribe. At share nyo na rin. Ma'am Jo, thank you sa Cebu, Philippines. Sir Ed, ilik ka nga dito, Sir Ed. Pasok ka nga dito para mag-greet kita. Sir Rambo, Joey, thank you, good morning, Sir Joey. Joey, babae, lalaki. Raquel o Jo. Sino pa? Yan. Uy, 30 na kayo. Isa na lang, lagpas kalendaryo yung bumaba pa. Sir Alfred, thank you. Ma'am Emily, thank you. Good morning. Ma'am Isa, thank you. Sir, Miss Ashley, Miss Grace, Miss Isabel, thank you. Good morning sa inyo. Maring Bolos, Miss Grace, and Sir Alfred, good morning. Sa aming ninong daw, ninong Ilagan. Nag-live ba siya? Sa Japan, sa lahat, shout out sa lahat ng mga bansa kung saan kayo ngayon na Japan, Paris, Spain, mayroon pang Spain, Canada, US, san pa, Philippines, Luzon, Visayas, and Mindanao, o mula Apari hanggang Hulo, saan ka man, ay andito kami. Shout out sa lahat ng mga nasa Philippines, sa amin din sa Davao, lalo sa pamilya ko. Alam nyo guys, alam nyo ba? Sa nangyari sa akin ngayon, alam niyo ba, tinanggal na ako sa pamilya namin. Pinapapalitan na nila yung apelyido ko. Oo, ganun. Ma'am Fatima, thank you, good morning. Hamba, Ma'am Mercedita, thank you, good morning. Salamat. Ma'am Mercedita, Sir Greg, Ma'am Lo, God bless din. Sir Felix, thank you, good morning. Ma'am Maria, thank you, good morning. Alam nyo, sa totoo lang, excited na kayong bumalik si Boss FLM. Ako din, excited na rin eh. Sa totoo lang. Guys, ako, minsan, ako naman, wala naman problema ako kahit na wala ako sa YouTube, andito ako sa Facebook. Kasi sanay naman ako sa Facebook, ano. Pero yung mga kakusa natin ng mga Ma'am Olive, and Rinda, thank you, good morning.
yung mga katrupa natin, yung mga kakusa natin ng mga FLM vloggers, no, alam nyo, yun yung nakikita nyo yung talagang sila tutok, no? Nakikita ko naman kasi nga kahit na hindi ako vlogger dati nung mga panahon, nung mga panahonan, nung umpisa, Ma'am Jane, si Ma'am Rinda, Ma'am Cesar, thank you. Nasa Hong Kong, lahat. Sa Japan, ayan. Ayun o, nagkasunod sila, sabi ko nga eh. Ma'am Margie, Ma'am Jima. Ang sabi ko lang nun kasi, ako naman hindi ako mahilig sa YouTube. Sa totoo lang, mahilig ako sa Facebook. No? Ang ginawa kong ito, ay hindi pang YouTube, pang Facebook. Bakit ako sa mahilig sa Facebook? Kasi andito kayo eh, hindi lahat ng mga kakusa natin, ka-defenders, if I'm defenders, ay makakapunta dun sa YouTube, di ba? Ma'am Josephine Pontilla, shout out sa inyong lahat. Annalisa Antao, hello kabayan. Seri, Lucides, and B, Atiya, Ilak, thank you, good morning. As Ma'am Che, Berryu, Salaha, good morning, sa Robia, thank you. As sa akin lang, andito ako sa Facebook, kasi may iba naman yung hindi nakakapunta sa YouTube, no? Hindi nakakakuhan doon. Nandito ako. Anong problema yon? Hindi naman kailangan na ano. Pero tutulungan din natin yung mga nasa YouTube na mga FLM defenders. Sa akin lang, may iba kasi na biglang sulpot na parang mga kabute na hindi mo alam saan galing ba to. Tapos, alam mo, maraming nagtatanong sa kanina na post ko. Jingjing Tulido, thank you. Marcos Reyes, thank you. May nagtanong kasi na ano daw yung post ko na yon, para kanino daw yung sinabi ko na plastic ka ng urukan. Kasi guys, ito, magsasabi ako sa inyo ng totoo, hindi ako natatakot na mawalan ako ng mga kagrupo sa page, okay? Sa not page, chat room, okay? Sa mga kagrupo kasi ni Sir David, ni Ninong David Ilagan. Hindi kasi lahat dun solid, okay? Hindi lahat yun solid. Habang pinapanood ko yung mga galaw nila sa loob, yung iba ay nagsialisan, pero yung mga hinahabol ko na mga nagsialisan na iba, bakit kayo umaalis dun? May nagsabi sa akin na hindi naman lahat dun sisi, solido. Sabi kong ganun. Ayan, si Leon, si Cecil, solid galing kami dun. Pero umalis yan sila, wala yan dun. Ma'am Gemma, thank you, Takeshi, sa Japan, kasi Takeshi yan eh. Ngayon, ang sabi ko, nabushit ako. Alam nyo, ugali ko kasi, ayan, si Altia, si Ate Marilyn, kilalang-kilala niya ako, mga ugali, ay, kilalang-kilala nila ako, kung sino ako, ugali ko, alam nila yan. Mark, ayoko yung taong plastic, ayoko yung taong filtered ang ugali. Ayoko yung taong urukan. Alam niyo kung bakit tinatawag ko yung urukan? Yung plastic na matibay. Nagtatanong kayo kanina sa akin na sino yon? Yun dun sa loob ng grupo namin kay Ninong David Ilagan. Sa lahat ng mga taga-Ormoc dyan, mga waray-waray, mga matatapang tubay, Ma'am Teresa, Tuhong, thank you, good morning. Busmark, Lexus, thank you, good morning. Gusto ko pa naman na sasakyan niya, Lexus. Pero mas gusto ko yung sasakyan ni Boss Leo, Mustang. Mustang. NJ, sa Pikaw, thank you. Maxima, Takishi, ay ulit, thank you. Mantaki, Ma Mary, Laruan. Ma Mary, Laruan. Kaya ako na, ano, kasi nga, ayoko yung, hindi kasi ako nagtitiwala sa mga ganon, guys. Hindi talaga ako nagtitiwala doon. Sorry lang. Baka sabihin nila, mga bagong sulpot na FLM defenders. Wait. Ma'am Lucille, I love you. Yan, kilala ako niyan. Kilalang-kilala din ako niyan. No? Si Ma'am Lucille. Noel. No? Yung ugali ko ganito. Ayoko ng ganiri, ayoko ng ganyan. Ganyan ako. Diretso. Pag once may makikita ako na konting bagay, tinitingnan ko muna yan. Kanya lang, ayoko yung sasabihin na transparent. Pwede yan, kung ikaw secretary treasurer, pwede kang maging transparent kasi nga hawak mo yung pera ng mga tao. No? Sa grupo, yan,
ipalabas mo yan dahil transparent eh. May transparency. Pero yung ugali natin, na nandun tayo sa grupo, pero sabihin na, maging transparent tayo, saan? Ang tanong ko, saan yung transparent na sinasabi nyo? Para saan? Ha? Sim Fajer, Fajer, Raymond Glass, thank you, good morning. Ma'am Sodla, Kim Mia, thank you, good morning. Madam, pa-autograph. Yare, saan? Besis, MGPJ, yung sa kahuntahan, kanya lang, hindi ako nakapunta sa huntahan natin, no? Kasi nga, wala talaga akong time, kasi nga, alam mo naman, tayo domestic helper, may amo tayo, hindi naman tayo kuhan, pagka sinabing, palutuan mo ko dito, luto ganyan, kailan mo talagang pumunta doon, gusto kong kumain, kailan mo magluto, Sir Ed, sinabi ko, halika dito eh, ayun, pumunta na sa Sir Ed, narinig niya ako. Sir Javier, thank you, good morning, Javier. Sir Olin, thank you, good morning, Tariga. Yun ang sabi ko. Yan, si Sir Ed, kilala din na ako bilang loyalist at DDS. Ayoko yung transparent sa ugali dahil nga may pinaglalaban tayo. Ma'am Evelyn Kimba, thank you. Ay, gusto ko magkaisa tayo. Kaya nga sabi ko, yung mga nagsasabi na mga issue-issue na tungkol kay Secretary Yama at kay mother, nanay, ang tawag niyo sa kanya, kay Madam Mary Ann, na sabi nila may bridge, at may pader na nakaharang. Alam niyo, tinanggal na yan, tinanggal na ha. Kami may mga angels, kami na grupo, ayoko yung parabang gusto natin, buwagin natin to. Papabura namin to, kasi hindi kami na-appreciate. I don't care kung appreciate niya ako o hindi. Alam problema yun sa akin. Sis Ed, sabi, thank you, Dorano. Thank you, good morning. Sis Esper, thank you. I will come. Thank you din. Hindi mo po, basta ingat lang palagi. Ma'am Evelyn, Olin, thank you. Yun, ang sabi ko nga, Mark Jim, WCA, thank you. Sabi ko, kailangan kasi, magtulungan sana, pero ayoko nga ng transparency. Transparent, ayoko ng ganyan. Kasi nga, kung social na pagkasabi, transparent. Okay? Transparent. Yun yung politiko na ugali. Sabi pa ng ama ko, pag ako'y galit sa mga ngampanya sila dati, nakakabullshit talaga pa, tapos magsama-sama kayo, tapos magiinuman, tapos ganyan, tapos sama-sama na, for the boys, tapos yung kalaban mo, sinisiraan ka ng husto ng sinisiraan nung mga panahon na kampanya, pagkatapos ay magkakasama-kasama na dahil nanalo na, pareho na nanalo, tapos parang ano ba yan? Sabi ko, nakuha mong ganyan, sabi ng papa ko, sa politiko kasi, kailangan transparent. Sa atin, yung mga bukot-bukot area, yung mga kapit-kapit bahay, at saka yung mga sa lahat lang, sa mga masa na salita, plastic. Yun. Ang transparent sa English ay sa masa na salita ay plastic. Kanya lang, ngayon, sa panahon na to, panahon ni Boss FLM, yung tao ay nakakulong, guys. Nandun sa piitan. Hindi natin alam kung ano yung nararamdaman niya ngayon. Yung dito sa puso niya, parang binibiyak-biyak yan. Alam nyo ba? Parang unti-unti tinutusok ng karayom na nag-aapoy. Opo, Sir Alfred, ito yung sinasabi mo na yan. Yung tinutusok-tusok yung puso niya. Dahil alam nyo, pamilya niya, anak niya, hindi niya nakikita. Hindi niya nakakasama, hindi niya nagawa ang gusto niya dahil nandun siya sa kulungan. Hindi mo alam kung siya ba safe doon, ano nangyari sa kanya doon. Tapos pagdating ng time, pati yung mga kalaban na yan, kilala ko kayo, kitang-kita ko kayo, kaya kanina nag-post ako. Kaya kayo na mga kasamahan ko, kakusa ko na nagmamahal kay Boss FLM. Boss Macbeth! Shout out dyan kay Boss Macbeth, paki-subscribe and like sa kanya. At maraming salamat Sir Macbeth sa lahat ng mga suporta mo doon nyo, kayo, ni Macmac, sa suporta nyo para dito sa mga na biktima ni Kipias, ni Estapador. Thank you. Alam nyo, transgender, transparent.
Ang sabi ko, yan, Ma'am Vanessa, Meller, Ara, thank you. Salam, Batug, Salam, Batug, Aron, thank you. Lazel, Marlene, tumalun ako, no? Lazel, Sir Arfid, sabi niya, transparency sa grupo, kalaban o opposition ay isang double face, diba, limbing. Totoo yan, sir, totoo yan. Sinabi ko nga eh. Hindi kayo nag-post ako, nagtatanong sila lahat, sino daw yun, para kanino daw yun. May isang tao, ayoko kasi sa grupo ng ganyan eh. Yung grupo ni Ninong David, nandun lahat eh. Kaya gusto kong umalis, kanya lang, malaki yung respeto ko kay Ninong David eh. Ilagan. Just, Jasmine, thank you. Pasger, Chris, Bada, thank you. Alam nyo, Ma'am Mercedita, ugali, Liz, thank you. May buntag, yun nga ang ano ko. Di ba tayo, supporter tayo kay Boselio? Bakit natin nahayaan? Ayoko yung, nagbago na sila dahil gusto na nilang sumama sa grupo ng mga FLM supporters. No, wag kayong maniniwala dyan, sinasabi ko sa inyo. Wag kayong maniniwala dyan, kilatasin nyo pa. Sinasabi ko nga eh, sa politiko, sa itong larangang to, sinala nyo na, salain nyo pa. Yan ang ugali ko. Sinala nyo na, salain nyo pa. Sa kanyo sasabihin na siya ay totoo at tunay. Tingnan nyo ngayon anong nangyayari. Yung mismong mga kaloyalist namin ni Sir Ed, ayan dyan si Sir Ed, yung mga mismong kaloyalist namin, sila mismo ang naglaglag sa pangalan ng mga Marcos. Ginagamit nila si BBM. Tingnan nyo. Gusto ko papatunayan niya ni Army, Roldan, na sinabi niya at ginamit niya ang pangalan ni BBM na may kinuha na na grupo para sa yung CIDG na mag-iimbestiga kay FLM. Isipin niyo yan, guys. Yun yung gusto kong mangyari na marindutin. Ayun ka na lang. Hindi nga ako pwede, Mark, sa YouTube. Yun si Marindutin, nandun sa YouTube, yun mahilik doon. Sir Christine, Sis Christine and Che, thank you. Ayun lang ang ayoko na gagamitin ng dahil sa pera. Pwede natin gamitin, sinasabi ko nga eh. Pwedeng gamitin yun, yung ilagay natin na para dun kay Boss Leo, yung mga vlogs natin, pwede natin gamitin sa YouTube at tayo magkakapera para sa tulong din. Iko-continuous natin yung tulong din na ginagawa ni Boss FLM. Pero, itong mga nagta-transparent na to, na mga urukan na sinasabi ko, pag nakita ko, gigil na gigil ako. Kasi nga, ginagamit din nila yan para sila rin kumikita sa YouTube. Ayoko talaga sa YouTube, guys, kasi nga, ang tao, itong mga kalaban natin na nagkukunwari na isang FLM defenders na ngayon ay parang mga kabuting nagsusulputan na hindi mo alam kung saan sila nanggagaling, pero yun pala ay isang, alam niyo yung ahas na napakatahimik talaga kahit gaano pa, kahit pa mayroon pa yung mga dahon-dahon na mga tuyo. Pero pag ang ahas dumaan, napakatahimik na hindi mo alam kung ano gagawin. Ayun, iwan ko nga ba, painom muna ng kape. Kasi sa may something. Naalala ko si Baliko. Yan lang sinasabi ko, na ingat tayo sa mga tao na nasa paligid natin. Kasi nga, ayoko yung money matters. Ngayon, ang kailangan ni Sir, ni FLM, ay love. Alam niyo yon, love, pagkakaisa, peace. Yun ang magsishield sa kanya. Yun ang dapat natin na ibigay sa kanya. Hindi po yung kailangan siyang sumikat sa YouTube. No, hindi. Kailangan magiging popular siya. Hindi. Alam niyo kung sino ang nagpapapopular? Yung mga kalaban, papanig sa sanib sa grupo na natin. Pagkatapos sila yung magpapopular, ganun. Kaya yun ang ayoko. Punto por punto ako, guys. Sabihin niyo sa akin na ba, ibang ugali to kakasulpot lang nung isang binhi, gusto mo nang putulin. Pag ang binhi ay hindi naman maganda at nakikita kong may sakit na binhi,
bubunutin ko yun, guys. Hindi ko puputulin, guys. Ayokong titirhan yun na kahit kunting ugat. Kunting gamo, ugat doon. Bubunutin ko at itatapon ko. Yun ang gusto ko. May nakikita ako na bagong sulpot na FLM vloggers. Okay? Defenders. Ayoko ng ganyan. Ibibim para magkamali ng salapi, magkamal ng salapi sa sarili nilang interest. Kaya nga, Sir Ed, yun yung sabi ko, Sir Ed. Alam nyo, ilagi nilang ginagamit si Sir, si BBM. Ganito yun na ginagamit nila si BBM, wala naman kapruwe-pruweba, pero hindi naman siguro bobo si BBM, ano, nagagawin niya yon. Iwan ko lang kay Yulin, kasi si Yulin talaga yung talagang may sakit eh. No? May sakit na taytok. Sa Bisaya, alam nila yan kung anong taytok na sinasabi ko. Si Yulin kasi yung gumagawa nito lahat eh. Nung umpisa. Pero may nagsabi sa akin yung dalawang tao na ipinalabas ko kanina, na dalawang lalaki, na sabi ko eh, ito yung mga impostor, na sabi sila ay yung isa doon, yung payatot na maitim, yun yung tunay na yun yung sinasabi na siya daw ang tunay na FLM. Kasi yun ang dumating sa akin, ha? Yun ang dumating sa akin. Di ba ang sabi ko sa inyo, familiar niyo ba yung taong to? Kasi binaliktad ko lang to, nangahagilap pa ko eh, kasi hindi ko alam ang pangalan ng dalawang yun. Binigay lang sa akin, tapos bigla lang, tapos hindi naman na nagbigay sa akin ng next na mga, ano, no, tayo sa utok. Eh, ngayon, ang sabi ko, gusto ko lang pangalan ng dalawang taong to. Pero wala namang kung hawak-hawak na bago tao na pangalan ng dalawang tao. So, kayo yung pinapabikuan ko kasi baka kilala nyo. Ngayon, yung dalawang tao na yon ay totally hindi po yung impostor na nagsasabi na sila ay FLM o sila yung tunay na FLM, yung dalawa na yon. Sila po ay ginamit para sirain si FLM. At sila ang magpapatunay na hindi siya tunay na FLM, kundi siya ay si Norman Mangusin. May mga dala silang hawak na mga papilis o mga dokumento na nagpapatunay ika ay yun daw ay legit, ay galing daw yun kay Madam Imelda Marcos. Okay? Pero may nagsabi sa akin na hindi totoo yan. Isa sa kaibigan ni Boss FLM ang gumagawa niyan lahat. March pa lang, yung dalawa na yan, lumabas na yan para sirain si FLM. Naghahagilap sila ng ipanlaban kay FLM. Okay guys, sunod-sunurin ko yan ngayon. Pero magsha-shoutout muna ako kasi may panibago. Tapos marami siya, shoutout muna, pero tapos na yung live ko. Ano? Nakakaawa. Buwang-buwang sa Bisaya, miss doon na si Yulid. Buwang-buwang lagi, sus ginawa Adi. Sir Adil, AJ, Edmingo. Sino pa yung andyan? MJ, Juanito, Tagalo. Thank you, Sir Juanito. Yun si Sir Norberto ba yun? Ano nga pangalan ni Sir? Yung favorite niya rin akong friend eh. Long time friend ko din yun. Yan. Ngayon, sabi ko nga, yun ang sabi ko na, hey, ito, lumabas na kayo. Unti-unti. Pinagtatagpi-tagpi ko lahat. Kasi nga, open naman ako eh. Ngayon, ang sabi ni Joanna sa akin, nila Army, na ako daw ay sinasabi nila na magkapatid iisa nanay nila. Ay nako, Jason Ramos. Ito si Jason Ramos, hindi naman natin to kasama eh. Ano to eh, taga Kabalya. Diba Jason? Taga Talino Warriors ka, group, diba? Yan si Jason. Bahala ka sa iniisip mo, okay? Basta kung ano yung nasa utak nyo, kayong mga Talino Warriors, go! Karapatan nyo yon, okay? Karapatan nyo i-defend yung nasa otak nyo, sa isipan nyo, nasa pananaw nyo. E kami naman ng mga FLM defenders, patuloy pa rin kaming magde-defend for FLM. Okay? Kaya, ayun, ito. O, yun nga. Sir, ikaw, Ma'am Liz, i-expose ko lahat kung ano yung natatanggap ko. At yung sinabi nila na kasanib ako sa kabila, no? I'm not kasanib sa kabila. Lalala. Meron lang talaga akong anino na nasa loob ng grupo ni Armani. O ni Arm... Sino yun? Army. Roldan. Right?
Kakantahin ko mamaya, pag hindi ako mawawala bigla. Ngayon, kasi nga, meron na nakapasok dyan, oh. Mamaya-maya, meron na naman yung darating na panibago. Ngayon, so nung nag-away-away sila, no, nag-away-away sila, nakikita ko lahat ng silabasan na yun, pero alam ko naman kung sino yung mga nandun sa Talino Warriors, yung pioneer na group nila, Army, no, Roldan. Wala pa yun. Yung international na bago, yung sinabi ko na international, no, yun yung humiwalay na sila, nag-away-away na sila, okay? Ngayon, nag-iisa na lang si Army. Sinasabi ko sa iyo, eh, yung mga taong dispalinghago at gusto talaga nila na masira, no? Masira ang pagkatao ng isang tao, hindi talaga kayo magkakaroon ng blessing. Hindi rin talaga kayo magsasucceed. Dahil, alam niyo yung mga guys, alam niyo ba yung mga kakusa ko, yung mga ginagawa nila, gusto nilang sumira ng tao para sila ay sumikat. Si Primax TV ay kilalang kilala ko yan. Kilala yan ni Sir Ed. Kilala yan ni Althea. Kasi kami-kami yan. Before nung panahon, nung eleksyon pa lang. Yan ang best friend kong si Baroro. Ang tawag ko dyan sa kanya ay Dudong. Siya ay si Primo Onipa. Sabi niya, ya daw ako. Iyak daw ako kasi nga kinampihan ko daw ang isang impostor na kriminal. Pero hinahamon ko siya kasi ang sabi niya sa akin ay tawag nito, ano nga tawag niyan, yung bang nabiktima. Nabiktima daw siya doon sa GCash. Sabi ko, okay, ibigay mo sa akin yung magkano amount ang naibigay mo sa GCash kung nabiktima ka kay Wuslio sa GCash kasi ibibigay ko kay Yama. Sabi ko, eh, bakit hindi na siya nag-reply? Yung reply lang niya, ah, bakit kaya ma? See? Kasi nga, natakot na siya. Yan si Primo Onipa, ay kasama ko yan, bagong gawa pa lang ang grupo ng MRRD. Okay? 2016. Yung grupo na yan ng 2016 na yan, merong isa dyan na sekretary, na best friend ko din. Nung time na yon kami, hindi naman sa best friend, close lang kami. Yung bang nag-uusap kami, si Sir Paulo Tan. Yun din ang sinasabi niya, scammer, kisyo ginto, kisyo ganyan, nung makalabas sa kulungan si, ano, si Sir Paolo Tan. Alam niyo ba, nagtatago yan. Parang kulang na lang kung magkasama kami dalawa, takpan niya bunganga ko eh, para hindi ako magsasalita. Kasi nga, nagtatago siya. Dahil mahilig sa ganyan, expose, pero wala naman siyang katibayan. Ngayon, tingnan niyo, sumasakay lang naman yan kay Baliko, sumasakay lang yan kay Inday Mari. Ngayon, binalabalasubas nila, balasubas naman talaga si Inday Mari, di po ba? Eh, alam nyo naman kiugali ni Inday Mari, kung saan yung maraming, alam nyo, sasabihin ko sa inyo, si Inday Mari, kung saan ang lilim, andun yan magpapailalim. Bakit? Kasi, gusto niya, ganyan. Hawak niya lahat yan. Pagkatapos niyan, sige, fundraising. Kita nyo kung anong ginawa ni Joanna. Tupasio, nagbago siya ng Divina Gracia ng pangalan niya ngayon, ha? Nahiya siya sa Joanna Tupasio kasi lagi kong ni-name drop yung pangalan niya, Joanna Tupasio. Yan, Divina Gracia na ngayon. Sinasabi ko, yung si Army, nagbigay na ng pera sa kanya, 3,000. Oh, ngayon kinalaban niya. Yan ang mga ugali ng mga scammer, guys. Kung sino yung mga hot-hotero na mahilig magpailalim sa isang lilim. Huwag ka, mag-ingat kayo. Dahil darating at darating, ang mga tuso na yan, ang mga lubo na yan, kayo lang din ang ita. Tatambling, pagtambling yan, kayo na gagamitin. Kita niya, sinira nila si Army. Ngayon, nag-iisa na lang si Army. No? Kantahan ko ba yung Alone? Ma'am, shoutout mo na ako ha. Wait lang. Ma'am Josephine Pontillas, thank you. Sir Rolls Jimenez, paki-shoutout sa mga... kay Ipal. Sino ba yung Ipal na yun? Tabubo Warriors. Lagi-lagi yan, si Rose. Shout out sa mga Tabubo Warriors na mga brainless pati. Ah, sabi pala, Talino Warriors na brainless. Okay. Jens Lee, thank you. May kwento yan. Anong kwento yan? Sino? Si ako o si yung si sana yun na wala na ah. Hinanap ko. Norly, shout out dyan. Good morning. Ma'am Juliet, Ako si Annie De La Rosa Romeo, thank you, good morning. Juna Labor, thank you. Olabor, thank you, good morning. Ross Arbiol Obida, thank you, good morning.
Tony. Hi, Joanna. Saan halos magkatugma ang strokes eh? Ayun o. Sinasabi ko sa inyo eh. Yung inilabas ko ngayon, nag-message sa akin yung nasa, alam nyo ba, sinasabi ko sa mga itong mga talino wires na to. Ang nasa likod ko, para malaman nyo, mga talino wires dyan, ang mga brainless, na lagi akong, anong sabi ni Army? Sirain ako, ha? Sirain nyo ang duna na yan. Bit-bit ni Divina Gracia ngayon na si Joanna Tupasio. Ha? Si Rogelio, Jeffrey, ganun, I thank you. Sirain daw ako. Ma'am Banji, Pancho, thank you. Good morning, shout out dyan. Sa mga taga Mindanao, na mga kamindanawan ko. Mga tatapang itong mga taga Mindanao, akala nyo ba? La Apari, o oh, yan, si Garagara. Yan, alam nyo ba, hindi si Garagara. Siya naman yung, alam mo Garagara, ang pangit mo pala. Akala ko ang gwapo-gwapo mo. Pag namimintas naman itong mga pangit na itong mga kabayong hinayupak na mukhang timos, eh, ang galing-galing. Tapos yun pala, kung ako sa iyo Garagara, sasabihin ko sa iyo, huwag na huwag kang bastang mamimintas kung yung picture mo ay nakabalandra sa wall mo. Kasi makikita at makikita ka, Tarages, oh, ang grabe makapamintas sa akin. Tapos nung nakita ko, pucha, ang pangit. Kita niyo si DJ Yui, ha? Si DJ Yui, sasabihin ko sa iyo. Si DJ Yui, ano, grabe mamintas. Pero tingnan niyo mukha ni Norberto Mandin. Puta, ang pangit. Alam niyo mukha, maganda-ganda, kahit ganito yung balat ko, wala akong mangyari gawa kasi nga ito yung pinamana sa akin ng lolo ko. Ni lolo namin, Kastila, eh wala na may pamanang peret kayamanan. Yun lang daw balat ipapamana sa amin. At least kahit papano, hindi namin makakalimutan, di ba? Pag nabilid kami sa araw, ganito mangyayari. Sunog. Ano to? Banana queue. Pero, hindi ako namimintas ng tao, no? Hindi talaga ako namimintas ng tao. Mahal-mahal ko kayo, guys. Kahit pakalaban ko, kahit kaaway ko kayo, wag lang akong pintasan. Hindi ako mamimintas. Hindi ako mamimersonal attack. Talagang kakausapin ko kayo ng mahinhin. Kakausapin ko kayo mga tabubo warriors na magaling kayong mamintas. Pero ang papangit! Promise! Ayan, nasaan na si Garagara? Lumabas ka. Taragis ka. Ang pangit-pangit mo. Akala mo, ha? Wag na wag mo akong pipintasan, sinasabi ko sa'yo eh. Pinipintasan mo ako. Tapos nakikita ko po, tsa, si Garagara guys, eh si Nico Mangusin. Kanya tinakpan niya ang mukha niya ng, alam niyo ba tinakit sa mukha niya, yung nakatakit ng ganun, no? Nakaganyan siya ng ano, ng French fries. Yan, si Nico Mangusin ay si Garagara. Kasi nga, tinignan ko yung mukha, kamukha kanya lang, ganyan, no? May nakatakip na French fries. Ba! Garagara ang pangit mo pala, puta! Asan ka na? Halika. Magtanong ka sa sarili mo, no? Walang yung talino warriors, walang gwapo sa inyo. Puro kayo pangit, isa lang ang gwapo dun. Alam mo kung sino? Yun lang yung NBI agent na yun, si Roldan Sanchez. At itong bakla, actually hindi naman ako mahilig sa bakla talaga guys. Gusto ko talaga yung lalaking-lalaking purong-puro. Ayok, kahit pa yung pangit, ang mukha hindi naman masyadong gwapo. Basta gusto ko yung malakas, matikas. Pero si Sir Roldan Sanchez, medyo may pagkabakling-bakling. Parehas lang sila ni ano, yung si, ano nga ba yun? Mike Pera, Mike versus, yung Mike si Mike na yun, yun. Yung bayaran na yun, kasi nga yun talaga pala ang tagagawa nila ng lightning effect, sound effect, mga ganyan-ganyan guys. Yung animation effect, yun. Pero itong si Garagara, putya, hoy, hindi ako chismosang palaka. Di ba ikaw nagsabi sa akin, nasaan na yung sinasabi mong iskandal ko na ang pangit daw ng panty ko? Oh guys, pag may iskandal ako, sa totoo lang, ikaw Garagara, ilagay mo na yan dyan. Sinasabi ko sa iyo, sinabi na yan, Mikaela, my angel. Yan. Sinasabi ko sa inyo, ha, pag once na may lumabas na mga kasiraan sa pagkatao ko, tao yan, ha, ni Army, at tao yan ni Joanna at ni Inday Marie. Yang Garagara na yan, sobrang pangit. Oh my God. Sobrang pangit. Sabi niya, meron daw akong iskandal, ang pangit daw ng panty ko. Ba, guys, mag-isip nga kayo, gagawa ako ng iskandal, magpapanty pa ako. Ikatanga ko naman, gagawa ko ng scandal all the way yan, walang damit.
'di ba? Anong klaseng scandal ang gagawin ko kung may damit pa akong sinusuot? Di wala 'yon, 'di ba? Wala effect 'yon. Oh. Kita nyo? Oh, kabubuhan 'yan. Oo, oh, 'yan si Mike Bersira na 'yan. Kabubuhan 'yan. Nagpapakita at nagpapakilala lang sila sa kabubuhan nila kasi bakit nahuhuli ko sila? Hindi nila ako nahuhuli sa loob. Kaya sabi ko niya sa inyo eh, I walk like a shadow. I am a shadow. Okay? Yung shadow ko, marami-rami yan. At hindi nila alam. Akala lang nila, ang isa kong account ay admin sa Tabubu Warriors. Quick. Magharap, naghanap na kayo ngayon kung sino yon. Okay? Hindi nyo lang alam, isang account ko, admin nyo, ha? Alam yan ni Angel. Na. Gara-gara, at kayong mga alipuris, no? At mga kampo ni Lucifer, ang sabi nyo, eh, meron akong scandal. Ipakita nyo yung scandal ko. Pero kung yung sinabi ni Gara-Gara, eh nakapanti daw ako at ang pangit daw ng panti ko, hindi ako gagawa ng scandal na nakapanti ako. Okay? Wow, puro kamot, be! Tanungin mo yan si BLTia. Sa 5 na anak ko at may apo pati ako, kung may kamot ang katawan ko, kung makikita nyo dyan sa mga post ko, aba, baka sasabihin nyo, aba, iba to, exotic. Uy, endangered species ako, sasabihin ko sa'yo, may kamot pa ako, ha? Pag once may lumabas na scandal, ha? At all the way yan, may palatandaan ako sa katawan ko na hindi nyo alam. Pag once na hindi ako yon, tandaan nyo yan, mga Tabubu Warriors. Ha? Yan ang magpapahuli sa inyo at kayo lahat ilagay doon. At ikaw Gara-Gara, ayusin mo yung kuko mo, kailangan malinis, no? Ha? Pag ganyan-ganyan ka pa, pero naman to'y andito, ayusin mo naman. Minsan naman, kahit man lang kutsilyo, ganyanin mo, linisin mo yung dito. Kasi may mga ano, alam mo yung daliklik, ano yun? Yung mga dumi-dumi, ayusin mo, linisin mo, mga Tabubu talaga kayo. Ang dudusing nyo pa, mukha nyo na may parang sus na ko, ang ganda pa ng talampakan ko sa mukha ko. Pero sa totoo lang, ha? Linisin mo yung kuko mo, huwag kang magfa-fuck you sa amin na hindi malinis ang kuko mo. Taragis, nakakahiya kayo, oh my God. Alam mo nyo, tingnan yung mukha ni Baliko. Ha? Tingnan yung mukha ni Baliko. Sa totoo lang, nagkakagulo na sila ngayon. Nasasaktan ang bawat isa sa kanila. Ha? Oo, yung kay Zian Gasa, my God. Oh, hindi nila alam. Hayaan niya na yan, ha? Nasasaktan lang yan kasi ang pangit niya talaga. Akala ko, wala, hindi kasi ako, ano eh, sabi ko, troll, walang mukha. Pakita mo mukha mo. Okay lang yun, may life, may kilay na ako. Yes, I have my kilay, alihin. Naglagay na ako ng kilay, okay. Ang sabi ko kasi dito, sa mga ito, na mga troll kayo, wala kayong mukha. Kanya lang, may isa sa kalablab natin na makakusa natin, binigay yung picture niya. Dun ko nakikita. Oh my God, I hate drugs. Talaga, promise. No, kayo, mga wala kayong balls, magsitahimik kayo dyan sa bahay niyo. Alam nyo, ano ang itong mga Tabubu Warriors na to, na wala namang kalatoy-latoy. Kasi nga, sumasabay lang sa agos ng tubig eh. Tingnan nyo, kayo ba, inaano ko kayo? Kayo Gara-Gara, si Nico Mangusin. Pinapansin ko ba halos to at tinitingnan ko kayo at iniimbestigahan ko kayo? Hindi. Ang lumalabas sa mga investigasyon ko, okay? Hindi basta-basta ang mga tao. Kayo, wala kayo. Nandito lang kayo. Wala kasing duming kukuku eh. Yan ayan. Kalingkingan to ha, Gara-Gara. Kayong mga kwento eh. Ito yung kumakantot kay, Inday Garutay. Yan sila. Kasi nga, mahilig yun sa mga marumi ang mukha, marungis ang mukha. Diba, Mark? Sana si Mark?
Yan yung mga lalaking mga ganyan na marusing at marumi yung mga kuko at marumi yung kuko sa paa. Yun yung mga mahilig na, yun yung mahilig na kinakaryon ni YouTube. Alam niyo yun? Yung Trista Padurba na i-YouTube. Yun yun. Diba nagpasa ako? Nagpost ako na isang driver na karusing-rusing ng mukha. Oh my God, I hate drugs. Parang hindi naliligo ng isang linggo. Guys, kinarin nyo yun, kinamaninday, garutay. Alam nyo yun? Kayo, ganito lang kayo ha, mga Tabubu Warriors. Ayan, oh, kukuko. Kaya wala kayong time na para imbestigahan ko kayo. Okay? Kayo lang yun yung nagbibigay sa akin ng saya. At least kahit pa paano, magkakaroon ako ng isang advertisement. Okay? Alam nyo guys, sa totoo lang, ito lang ha. Yung dalawang tao na inilabas ko ngayon, na natanggap ko, mula Benguet. Galing Benguet yon. Ang nagbigay sa akin ay isang, no, galing Benguet. Saan ba galing si Boss FLM? Okay. Tinawagan na ako ng isang engineer doon sa Quan na taga Ilocos na nakikita talaga nila lumaki si Boss FLM kung sino si Boss Leo. Ngayon, itong taga Benguet na to na nagbigay sa akin na isipin nyo lang, yung isa na talagang nagbibigay sa akin ng mga papilis na mabibigat, na magpapatunay pero hindi nyo nakikita, naglalabas ba ako? Hindi, yun lang mga angel, si Micaela at si MJ. Yun lang, si ma'am, si Isikyama, hindi ko na mabibigyan lahat. Pero si Mader, binigyan ko talaga si Mader kasi si Mader naman yung kwan talaga doon. Ngayon, lahat ng yun guys, galing yun sa mga taong lehitimo na mga naandun sa mismong pamilyang Marcos. Pero hindi ko sila i-divulge kasi sila yung nagbibigay sa akin. Sinasabi ko sa inyo, by hook o by crook ang buhay ko. Total, sa edad ko na to, na ibigay ko na lahat, nasaya na, pasaya ko na yung buhay ko, na ibigay ko na yun sa pamilya ko, ni kahit hindi naman kami mayaman, okay lang. Basta ang importante, ang sabi ko, oh, paliguan nyo ha, papaligoan nyo, baka umulan dyan, sabihin nyo umulan, magbabad siya sa tubig, wag lang sa putikan, lalala pang papangit yan. Ang sabi ko, heto ngayon, yung gusto kong mangyari para sa mga kabansa ko. Lagi ko namang sinasabi para sa kabansa ko. Kabansa nating lahat. Okay. Itong mga taong nagbibigay sa akin, lalong-lalo na nagpasa sa akin ng dalawang taong lalaking to na March pala-pala, ha? Gumagawa na to ng kabulastugan. Tinitingnan na nila yung mga bawat kilos galaw ni FLM. See? Ang nagtuturo at nagbibigay sa kanila nitong dalawang taong to ay kaibigan. Hindi ko kayo bibigyan ng isa pang hint, basta kaibigan ni FLM. Ang may hawak nitong dalawang taong to. Wala akong pakialam kung ano mangyayari sa buhay ko. At least kahit papano nakikita niyo na inilalabas ko ang para kay Boss FLM. Mamamatay man ako, walang problema yon. Ang simenteryo nasa lupa lang namin. Madali lang. Okay. Kahit na ganun yung mga anak ko, siguro mabubuhay sila kasi mababait yun eh. Masisipag. No? Masaya na rin ako sa buhay ko kahit papano. Na... But she bring him in the dark. He still fly. He still fly? And listen to my phone, man, until now. I should be with my mom, but did not see a Muffy moon. Muffy? Okay. Malaki na kasi siya. Dati nung maliit pa siya, pag nagla-live ako kasama sila. Kaliha, Adi. No, Adi, how I'm gonna go? I'm gonna go pull a cup exactly when you come up. Because we are too late. O, Nela, so which di? Bring her the something, and then so which di? Moana. Yala, shuf alin, Mariano. Roy had a minak mino. Tamer, gurfa tamer, o mino minak. Dali, sura. Yala, alin. Anafi vlog, my dam. Huy, madam. Good night, good morning. Pag suroy! Kulit talaga ng alaga ako. Maalala nyo dati, pag nagla-live ako, nandito sila sa likod ko, no? Yan. Ngayon, ano? Yung kilikili ko talaga pinagtitripan. Ayan, oh. Tignan ko lang. Ayan, oh.
Gago ka, gusto mo. Ah, bango ng kilikili ko. Oh my God. Amuyin mo. Gago to. Yung kilikili mo, amuyin mo. Baka iwan ko lang. Puro ano yan. Sus, my God, I hate drugs. Mainom nga muna ng kape. Alam nyo, sa totoo lang, yung mga iyan, siguro nakatikim to kay, ano eh, Estapador. No, kaya talagang full support sila. Full support. Yeah, sige, sige, sige. Yun naman pala si Juano Topacio. Gusto mo ng isang cellphone? Bibigyan kita. Gusto mo? Aba. Walang problema yun. Cellphone mo. Nangihingi ng cellphone, guys. Nagpaparinig kay Army. Ako, hindi ko friend si Army ngayon. Actually, sila Army nung grupo nila. Yung toilet daw, ilinis mo na. Ah, okay, hindi ako naglilinis ng toilet, yung kasama ko. Never ako naglilinis ng toilet. Yung nililinis ko, yung ano, kusina lang. Nagaluto lang ako, kusina, yan, mga baby, yan, ganyan. Kasi meron akong, meron kaming bata dito na may diferensya sa utak. 11 years old na. Kaya, pag wala na akong trabaho doon, doon ako uupo sa kanya. Yung kasama ko lahat, naglilinis yan dyan. Naglalaba lahat. Okay? Ngayon, hindi na ako dalaga. Lima anak ko, may tatlong apo na ako. See? Pero wala ko asawa, guys. Binamigay ko na. Kasi mapagbigay ako eh. Gusto ko share. Share your blessings. Kasi gwapo yung asawa ko. Kaya senior ko sa iba. At least, kahit paano magkaroon sila ng ng lahi din, di ba? So, nagkaroon sila ng lahi nga. Tatlo na anak nila. Matagal na. Pati marriage contract, binigay ko din. Ganun ako kabait. Oo, sa totoo lang, kasi masayang-masaya talaga ako sa life ko na nag-iisa. Kaya, meron akong fiancé. Kwento ko muna sa inyo ha, saglit lang, advertisement to, mag-a-add muna ako. Meron akong fiancé, guys, rich. Talagang inoferan niya ako lahat-lahat. No? US, ano to. Kanya lang, sabi ko, pag kayo naman din magiging asawa ko, gwapo naman, gwapo lahat, tapos mayaman sa Batangas, ano. Pero guys, sa totoo lang, mawawala at mamamatay itong kaligayahan ko na to bilang vlogger-vloggeran. Masaya na ako sa pagiging vlogger-vloggeran. Altia, sabihin mo sa kanya kung ano meron sa katawan ko. Kasi may kamot daw ako. Hayaan niyo na, gusto niya lang talaga ipakita yung katawan ko, no? Abe, saka na lang. Wait. Alam niyo, sasabihin ko sa inyo. Si Juana pala, Topacio, na Divina Gracia na ngayon, ay wala palang cellphone. Totoo yan, wala talaga siyang cellphone. Ngayon, nung panahon ng pandemic, nung April 11, no, nagpaparinig talaga siya kay Army. Eh, si Army naman, pala may puso, no? May puso si Army. Kahit ganun yun, galit kasi sa scammer ko, no? No? Pero alam mo, sa grupo namin talaga, may mga vested interest yan. Yung 5 million sa kanila, sa amin 1 million. Hindi maganda yon sa kanila, 5 million. Tapos, ang isasabihin sa amin ng grupo, dun sa Pitaka, at dun sa amin sa Maharlikan, sasabihin, 1 million bawat Pilipino makakatanggap galing sa Marcos kapag si BBM ang magiging presidente. So, kukupitin na pala, ang sa 5 million na yun, ang 4 million, mapupunta dun sa mga leader. Kukupitin pala nila. O, diba? Ganon sila kagaling. Tapos, joke lang 'yon kasi nga hindi naman mangyayari 'yon eh. Kaya ayaw nila kay FLM kasi si FLM ay hindi namimigay ng pera. Ang gusto nila kay FLM ay ang gusto kasi ni FLM optical mission, medical mission, nagbibigay ng mga livelihood, 'di ba? 'Yun ang ginagawa pa, bahay 'yun ang ginagawa ni Boss FLM. Nabibigay ng lupa katulad ng kay Apulakay dati. Sa Apulakay, ilang hektarya ang naibigay sa lolo ko, 'di ba? Alam mo, nagbibigay sila ng mga livelihood, yung tabakuan ng lolo ko sa mga Milan. Sa papa ko naman, soya beans, kalabaw, sa co-op, tapos sa lolo ko, kambing. Alam nyo yon sa panahon nila ni Apulakay, baby pa ako nun, no? Hanggang sa naabutan ko yung tabakuan namin. Alam nyo, ganun si Boss FLM, okay? Ngayon, itong grupo ni Army, hindi. Ayaw nila ng ganun. Dahil ang gusto nila, 5 million. Tapos, ang sinasabi nila naman sa amin ng mga kagrupo,
na mga miyembro ng Maharlikans, ibawat isa sa amin ay makakatanggap ng 1 million. Kaya mag-subscribe, mag-install kami ng pitaka. Doon sa pitaka na yon ay maglalagay ka muna ng 1,600. Sabi ko, ba, wala akong 1,600. Sabi ko kay sir. Sabi ko, sir, wala akong 1,600. Sabi ko, sige, hayaan niya muna yan hanggang sa nawawala na ako ng gana. Okay? Wala na akong gana. Ngayon, sabi ko, iba to. Ngayon, nangaano lang ako sa grupo ng Maharlikans. Ayan si Sir Ed. Kasama ko yan si Sir Ed. Sa totoo lang yan. Sa totoo lang. No? Sila Altia. Ayan, mga kasama ko yung loyalist. Ngayon, yung mga haters natin ng mga loyalist ngayon na andun sa mga anti-FLM na to, mga may vested interest yan. Oo. Yun yung mga sinasabi nila dati ng mga kagustuhan nila na matanggap kapag si BBM ay magiging president. Ngayon, nung galing sa Spain si BBM, March yun, di ba? Nung kasagsagay ng yan ang gustong-gusto ni Inday Marie. Di ba, Inday Marie, kung nasaan yung lilim, dun ka nagpapailalim, linta kayo, linta. Oo, linta. Kung saan yung maraming, yung mataba-taba na alam mo yung hindi maputla at maraming dugo, dun ka sumisipsip katulad ng driver mo, no? Dosing, yak. Gustong-gusto mo naman yun, Gusto ko pagka yung kasiping kong lalaki, guys, ayoko yung mahabang buhok. Akala ko naman nakikipagtalik ako ng babae kasi mahaba din yung buhok. Di ba? Mas gusto ko yun yung walang buhok. Yung sakto-sakto lang. Yung buhok lalaki talaga. Tawang ko kay Neymari, what taste? Ha? Cheap. Kahit ba naman itik, pinapatulan. Tapos pag nagsalita, kung sino-sino pa naman, kung gaano ka, for nagpapa-victim effect. Alam nyo, Inday Marie, ikaw Inday Marie, sumusobra ka na eh, ha? Hawak-hawak ko yung mga lalaki mo na mga kalabi-labi-labi mo. Kanya-kanya labi-labi pictures yun, ha? Ang katangahan mo naman, ang galing mo mag-change-change, ano yun, damit? Pag marumi, papalitan. Ilagay mo yan dyan sa tabi-tabi, ganun. Tapos magpalit ka na naman ng panibagong damit. Ganyan yung lalaki sa'yo. Ano yun, sigarilyo? Ha? Pag upos, hindi. Pagka naubos, hindi. Upos, hindi. Ganyan. Ayang lalaki kay Inday Marie, guys. Alam nyo, nangangawit yung pa ako. Alam nyo, guys, yung babae, yung lalaki kay Inday Marie, parang sigarilyo. Ang sigarilyo, di ba pag naubos yung sigarilyo, magsindi ka na naman ulit. Ganyan si Inday Marie sa mga lalaki. Ang masaklap at masakit at ang katangahan niya, may mga pictures na mga souvenirs. Di ba? Oh. Ayoko yung ganyan na klaseng tao na parang akala mo kung makapag-asta, wow, journalist, reporter, famous. Okay lang kung maging famous ka manang, okay? Kung kabutihan ang ginagawa mo, hindi. Ha? Hindi kabutihan ang ginagawa mo sa ilang piraso. Ayan, ikukorek ko muna si Army. Ay, Madam Army. Kayo-kayo lang nag-uusap niya ni Inday Marie. Hindi mo alam kung ilang piraso ang nadinggoy niyan. Okay? Yung nasa labor, hindi po 80. Okay? Hindi 80. Hindi 80. 70. 30 na mahinanti at 30 na driver at 10 staff. So, nandun sa labor yon. Puntahan nyo sa NLRC. Andun yun dun. Okay? Yung 70 na yon. Hindi niya sinahuran. Mga tao niya yun sa Makati Express. Ito namang... shout out sa mga taga-Taytay, Lynn, Sakmor. Okay, ang dami-dami nyo, guys. Shout out sa inyong lahat. I love you mga kakusa ko. Kasama na si Gara-Gara na dugyot. Yuck. Uy, maubusan na ako ng lalaki. Magsalsal na lang ako. Ay, hindi pala salsal. Magdukit na lang ako. Total, malinis yung finger ko. Mag-finger licking good na lang ako. Gara-Gara, kaysa sayo. Taragis, ang pangit-pangit mo. My God, I hate drugs. Si Inday Marie lang ang kakabit sa'yo. Si Inday Marie lang yung makikipagsiping sa'yo. Pero ako, mawala na lahat ang lalaki sa mundo at ikaw na lang ang natitira. Sasabihin ko sa'yo, dyan ka lang. Dyan ka lang. Ipapakita ko sa'yo kung paano ako mag-finger licking good. Totoo yan. Tsaka ayokong makita ang pagmumukha mo pag gaganyan ako. Kasi nga, mawawalan ako ng gana. Totoo. Sinasabi ko sa'yo. Sa taga Myanmar, lahat ng mga taga Myanmar, shout out dyan. Mama Yorka, Marie.
Maria, Mamichi, Magnal. Advertise muna ako. Mamichi, Magnal, shout out dyan sa Hong Kong lahat. Ma Maria, Mascardo, thank you. Ma'am Nelly, Almeida, thank you. Dyan na muna kayo. Ma'am Juliet, Tubig, Zervos, thank you. Good morning. Alam niyo yung kanta na Lupa? Namatay na yung kumanta niya ni. Yun yung kanta ni Inday Marie. Yun, shout out sa inyong lahat dyan, guys. Ali, Ma'am Alin, Olim, thank you. Ma'am Lane, Sakmar, thank you, lahat. Ang dami, 247, kasama na yung mga kalaban na nanonood. At yun daw NBI, kasi nga pag magsasalita daw ako, i-record daw agad, sabi ni Gara Gara, yung mga sinasabi ko, ano? Yung Lupa na kanta na yun, yun, sintrong-sintro yun kay Inday Marie. Oo. Ito si Inday Marie, sasabihin ko sa inyo, hindi lang to scammer, hindi lang to swindler, hindi lang to estafador. Alam nyo pa, alam nyo kung ano? Ha? Magaling din to. Hindi sa puso, puso sa puso ha. Hindi siya mahilig sa puso, demonyo yan eh. Pusod sa pusod. Yun ang hilig sa kanya. Kung nakikita niyang tubig-tubigan to, kahit mukhang chihuahua. Alam nyo ba guys? May lalaki si Inday Marie, no? Na talagang manyak, manyak 'yan. Siguro may balahibo 'yan sa alam niyo ba? Alam niya na. Sa ngalangala. Tuloy, may something na balahibo sa lalamunan ko. Yung lalaki ni Inday Marie, na sweet-sweetan niya ngayon, alam niyo? Na lagi niyang binubuhat ang pangalan, nililinis niya. Alam niyo ba kung sino 'yon? Alam niyo yung mukhang chihuahua? Mukhang chihuahua 'yun. Totoo lang. Best friend nga ni Ninong 'yun. No. Sis Joyan, Gabriela silang. Good morning. No. Alam niyo, kung ako lang talaga, kung ako lang ang kakalabanin talaga ni Inday Marie, hindi ako natatakot kapag dadalhin niya ako dun sa ano. Oh, yan pa. Pero alam niyo sa totoo lang, takot si, ayon ni Eva na, si Eva nagdadalawang isip si Eva, ha? Nag 2x2. Ano nga ba ang kanta ng Kwan? May 2x2 eh. Brother Louie-Louie naman nasa utak ko. Yun si Eva, nagdadalawang isip si Eva ngayon na mag-file ng kaso kasi nga wala naman palang receive letter doon sa 25 million ni. Eh. Yun na ba? Nabasa nyo? Nakita nyo? O gamit pa nila NBI, no? Tapos kukuha lang sila ng signature. Kaya yan si Inday Marie, nag-uusap yung sa dalawa. Yan si Binagracia na si Joanne Topacio. Nag-uusap sila kung ano ang plano nilang gagawin kasi nga pupunta sila doon kay ano, kay Eva. Yan pala si Inda, si Joanna, may andyan din sa Pilipinas yung babae na yan. So dalawa sila na sa Pilipinas, si Inday Marie at si Joanna. Gusto nilang pumunta dun kay, ano, kasi nga ang gusto nila ay, kunyari, i-interviewin nila si Eva. Kung tuloy ba, kung ano yung plano niya, kung tutuloy ba yung kaso ni Eva dun kay Boss FLM, no? Gusto nila ipupush yun para dagdag kaso na naman. Ngayon, sasabayan nila na manghingi ng donation para sa mga babae na mga na-human trafficking, no? Sa human trafficking, ika. Ngayon, ako, ayoko munang anuhin yung human trafficking na yan kasi nga nakikita naman natin kung ano yung move ng nasa ano ni eh. Nasa, yung bahala na yung mga abogado. No. Total, hindi naman tayo abogado. Di katulad ni Army ay abogada 30 years na nag-aaral ng abogasya. Okay? No, touch by touch. Touch by touch. Yun, yan yung gusto nilang mangyari. Nagtutubay ito. Kaya gusto nila na i-touch, touch, Eva. Yan. Gusto nila talagang hipuin si Eva ng hipuin para mag-file ng kaso, para magbigay ng donation para sa mga apat na babae na hawak nila. Kaya ikaw, Madam Eva, advice ko sa'yo. Ito, advice bilang sister. Pero kayong kalandian naman din, kayang-kaya ko naman gawin yun, pero hindi muna ako ngayon ganyan. Kasi nga, sa kakatulad ko ba namang madalala sa social media, meron pa akong iskandal, di nakakahiya, di ba? Mas maganda yung sa'yo kasi tahimik lang kayo kahit na ganun. Kaya lang talaga. Guys, hindi talaga. Yung tuyo talaga, nangangamoy talaga yung tuyo. As in, natuyong tuyo talaga.
Kasi sa katigang-tigangan, hindi na, ito taga si Boss FLM na napaka-play, hindi naman siya playboy eh. Napaka-sutil, hindi naman siya swail sa mga girls. Mga kulit. Abay, hindi na, yung ginagawa ni Eva na sinisidos siya ng sinisidos, hindi talaga tumayo, hindi tinayuan, hindi talaga nani, nubang naghahari si ano dun sa loob, hindi ganun, sila pulapo, yung bang nagwawala sila pulapo sa loob para kay Eva, hindi, aba, pero kung ganun manaman lang, yung ginagawa, pinapakita yung cleavage, di ba? Yung dito, aba, hindi pwede yun. Pati saging, ba na may ipopost doon yung saging? Para saan yung saging? Tapos, grabe naman, kung ako yun, lakatan ang gagamitin ko, hindi yung latundan ah. Sa laki ba naman ng tao ni Boss FLM eh? Alam ko, lakatan yun ni eh. Hindi yung latundan. Latundan, ganito. Yung ipinakita ni Eva, ganiri oh. Bye guys, yung saging na ganiri. Kay gara-gara lang yun. Yung saging na ganiri kaliit. O gara-gara yun. Sus, Ginoo. Nagpakasal pala to si Inday Marie sa ibang lalaki. Ang pangit-pangit pa daw. Kanya lang, gusto lang talaga ni Inday Marie kasi nga gustong makapunta ng Amerika kasi balikbayan si Boy. Ano? Tapos iniisip kasi ni Inday Marie na, okay to, ayos to. Baka kapunta na ako ng Amerika nito kasi galing Amerika to, balikbayan to eh. Hindi niya pala alam na yung lalaking yon, no? Ay wala palang green card. So, paano siya bibit-bitin sa Amerika? Ang sabi ng best friend niya sa akin, ang pangit-pangit ng lalaki, tawa ng tawa si Sir Agent. Binigay ko yung message ni best friend. Sabi ba naman, natawa na si Sir. Kasi Sir, sabi ko, ito yung pangalan ng lalaki. Si Inday Marie lang pala ang gustong magkaroon sila ng marriage contract. Si Inday Marie, yung nag-aasikaso lahat dun. Nag-aasikaso sa mga papilis nila para sila ay magiging legal na mag-asawa. Pero, Marie, kasal ka pala nung una. Ikaw talaga ang tibay talaga ng alam mo, no? Parang walang batas sa mundo, ay hindi, sa batas sa Pilipinas. Hindi ka takot sa batas natin. Ha? Ikasal ka nung una. Nagpakasal ka dun kay... Ano nga ba pangalan nun? Titik? Tikot? Alam mo na yun, Marie. Basta letter T, I, C. Basta? Basta letter T. Yung paapelido nung lalaki na nandun sa US. Ewan ko ngayon kung nakabalik ba ng US yun, ha? Pero sabi ni best friend, sabi, yaba, alam mo... sabi pa ni best friend, ang pangit ng lalaki, pero nakuha niya yun. Sabi ko ba, alam mo naman yun si Inday Mario, itik na nga na itik, kinakana eh. Alam niyo ba guys kung anong itik na sinasabi ko? Sa mga nasa Amerika, sa bandang US, dito lang yan sa Middle East, ha? Ang tawag namin sa mga Pakistan, Bangladesh, India, ayan, ang tawag namin dyan ay itik. Bakit? Hindi naliligo. Sasaw-saw lang yan doon, tapos na. Ulo lang paliliguan, katawan hindi. Tapos, hindi yan tuli. Nakuha niya yon. Magsalasal na lang ako. Ay, hindi pala, magdukit na lang ako. Basta, hindi ko lang gagamitan ng talong, tsaka, ano, delikado yun. Pipino, yung cucumber. Alam nyo, pag si Inday Marie magsalita, napakalinis ng inahayop na to. Gusto kong buhusan ng chlorine para linisin sana, no? O ilublub talaga dun sa, ano, para paglabas, bleach na, na nabibleach na siya ba? Ganun. Ang daming lalaki, ang daming picture ko, pag sinumwipe po yung, alam nyo ba, di ba nagpo-post ako ng mga pictures? Nakakadiri. Pag nagpo-post, ano ako, puro mukha ni Inday Marie na may mga iba't ibang lalaki. Ha? Ginagawa niyang damit yung lalaki na pag marumi, maghuhubad, ibang damit na naman. Ano yung sigarilyo?
Pag naupos ka kasi kakasingot ka hihit-hit ng sigarilyo, tapon mo, sindi ka na naman. Ano yan, patay sindi? Yung mga lalaki mo, Inday Marie? Tangina mo, wag ako. Ha? Tapos sasabihin nyo sa akin, ikaw, ako wala akong problema, ako wala akong ano sa'yo, ha? Ano yun, si Roldan. Kasi nga, wala pa naman akong nakikita sa'yo. Ito lang mga chismis-chismisan nyo dun sa loob ni Joanna Topacio. Yun lang naman. Ha? Pero yung tungkol sa buhay mo, hindi ko pa nakikita yan. Yan, si Jim Pariris. Alam mo, may kanta ako kay Jim Pariris, guys. No? April 1 yan. Every April 1. Yan yung International Video Call Day natin. Si Jim Pariris yung ano dyan. Kay Jim Pariris hits yun. No? Na, hindi lang. Mabuti pa, hindi mo nilagyan ng bulok na sibuyas eh. No? Amoy bulok na sibuyas. Pero guys, ako manghihingi muna akong pasensya, unang-una sa lahat. Hingi mo, sandali, ibalik mo si Takiro sa akin, kasi nga, babalatan ko din yan. Sa lahat ng mga kababayan ko na nakapag-asawa ng mga ibang lahi, tulad ng India, Bangladesh, Pakistan, guys, kesa sorry talaga ha. As in sorry ha. Pero hindi ko kayo kasama, hindi ko naman alam kung sino siyo kayo, di ba? Si Inday Marie lang naman, si Inday Marie lang, wala nang iba. Oo, si Inday Marie lang. Basta isipin nyo, yung sinasabi ko, hindi yun para sa inyo. Huwag kayong magagalit sa akin, totoo lang naman sinasabi ko. Kay Inday Marie lang, ha? Inday Marie, wala na akong sinasabi, Inday Marie. Oo, yan, alam naman yan. Di ba, Marie Chris, Tamaray, Rojas, oo, hindi yan. Ito namang si... Wow! Andyan si Takiro May... Wow, okay. Ah, okay, tapatan tayo, andyan ka ha. Huwag mo kong sabihang hag-hag, lab-lab, ipilim ka dyan, no? Meron na akong resulta, okay? Kasi ang palabas nyo at ang palabas mo na ako ay maraming ataso, Takiro, Miyamoto, okay? Mainam ng tapatan tayong dalawa, di ba ang sabi mo, maghinto ka na sa pagbablog mo kung nagsasabi ka ng ka-fake-fake nyo san. Huwag kang umalis dyan ka lang. I love you. Okay? Mainam ng tapatan tayong dalawa. Meron na akong resulta, pinakuha ko kay Sir doon sa NBI nung isang linggo. Okay? Nung nalabas yung sinabi mo na may mga atraso ako, na marami akong atraso at sinabi ng grupo ni Inday Marie na ako daw ay may existing warrant of arrest. Sa panahon kasi, nung 2000, ipapaliwanag ko sa inyo, may kaso akong frustrated murder. Okay? Year 2000 yun kasi namaril ako. Ngayon, dyan ka lang, Takiro. Para sabihin mo to kay Inday Marie at malaman mo. Namaril ako kasi. Oo, yan si Takiro na yan. Hayaan mo yan dyan, be. Kasi siya yan. Okay? Ngayon, ang sabi mo na maghinto ka na sa pagbablog mo kapag nagsasabi ka ng ka-fake newsan. Ngayon, fake news ka naman. Okay? Sa akin. Kasi meron na akong result, ipinost ko pa nga dyan, yung result doon sa warrant of arrest ko. Nasabi may existing warrant of arrest ako. Kasi sa kaso ko nung year 2000. Okay? Wala kang sinabi, meron. Tingnan mo yan dyan. Okay, kayo na magtutuos ng lalaki na yon. Nakita mo yung vlog ko para sa'yo? Nasabi mo nagiging buraot ako. Kasi nga, pinangalanan kita doon sa vlog ko. Tapos, may nakalagay dito sa baba ko na yung nakasulat sulat Chinese. Tapos, sabi niya doon, hindi, ginawa lang niya yun, be. Kunyari-kunyarian lang yan, be. Mikaela. Mainam na rin yun, at least kahit papano na andyan kayo lahat. Ilan kayo? 266, 68, 68 na kayo ngayon, kasama si Takiro. Okay? Okay. Sabi patrol ka talaga. O hindi ka iba-iba ka. So, okay. Walang problema yon. Ngayon, i-explain ko sa inyo lahat kung bakit ako meron akong sinasabi nila ay may atraso ako at meron daw akong alam ko, ikaw Bartolome, ikaw siguro yung asawa ng mga nakalaban, yung mga MDS BBM na mga anti-Duterte, di ba? Kung hindi ikaw si Sir John Bartolome,
na mga MDS-BBM dati na mga anti-FLM ngayon, ikaw ang asawa ni Sir John Bartolome, na mga kasama nila Anita at ni Jane. Okay? Kayo yan, nila Sheila Libay, nila Anita Ababaw, o sino pa yan dyan, o nila ni Anini Ababaw. So go ahead. Pero hindi ako nagpuputak katulad nyo na walang nangyayari sa inyo, okay? Okay, yun lang sinasabi ko, na meron akong resulta na wala akong existing warrant, at yung sinasabing ex in pay ako, at in pay ako, at ikaw Takiro Miyamoto, ang sabi mo ay kilala mo ko at marami akong atraso, okay? Yun, andyan, inilagay ko, ay nako, sige, go ahead. Ngayon na, andyan, inilagay ko yung galing doon mismo sa NBI na wala akong existing warrant. Okay? Okay. Hayaan nyo na yan, guys. Hayaan nyo silang masaktan na parang dinudurog yung puso nila. Hindi ko naman sila pinapansin kasi masasaktan lang din sila yan. Okay? Ito lang masasabi ko sa nangyayari, no? Itong mga ito. Ngayon, may mga tao silang ginagamit, no? Yung may mga tao silang ginagamit itong dalawang lalaki na to para, no, maglabas ng mga dokumento na si Boss FLM kuno ay hindi si FLM, siya ay si Norman Mangusin. Pero mismo na doon sa kampo ng taga doon, no, nga isipin niyo ha, hindi galing Mindanao to, kundi galing to, no, galing to, ay hindi naman ako makapag mag-PBB, hindi ko naman inaano yung mga tao na yan, hayaan nyo lang. Itong mga taong to, eh, nagbigay sa akin ng information ay galing dun sa Benguet. Okay? So ngayon, ito na lang ang sasabihin ko. Ginagamit sila, okay? Ginagamit sila para sirain yung pagkataon ni Boss FLM. Nung nalaman na ito ha, nung malaman nila na si BBM ay may COVID. Naalala nyo ba guys, si BBM ay nagka-COVID, nagkasakit nang galing siyang Spain. So nung time na yun, alarmado sila. Kasi bakit? Mas gugustuhin pa nila na si BBM ay mawawala, ha? Itong grupong to. Kasi pag yan ay nawala si BBM, mananaig ang mga taga-kabila, ang mga kalaban ng mga Marcos. Nakikita nila yung palang kaibigan ni Boss FLM. Ito, tayo, wala naman tayong problema. Tayo mga ordinaryong tao na nagsasama-sama. Kapag tayo may mga kaibigan na tinatawag na friend, kahit na anong gagawin natin sa buhay natin, wala naman problema yun. Dahil hindi naman tayo famous na tao, hindi naman tayo politicians, hindi naman tayo belong sa pamilyang politicians na malalaking tao sa bansa. Katulad kay FLM, na nakilala na itong mga friend niya. Guys, sasabihin ko sa inyo, may nagsabi sa akin na isang engineer na matanda na nasa Ilocos, ang siya nagsabi sa akin, kilala nila si FLM. Kilala nila na lumaki si FLM bilang Marcos. Okay? Yung mga kaibigan ni FLM, sabi nga niya, bakit hindi lumabas ang mga kaibigan ni FLM, Ma'am Donna, eh kung totoosin, kilala na nila si Boss FLM. Kilala na nila si FLM. Sabi ko nga sir, no, hinahanap ko. Kasi nga wala talagang friend na lumabas. Siguro natakot yung mga friend niya, baka naman kakalkali na naman ito kasi nga NBI nga may hawak sa kanila, lagi-lagi sinasabi. Pero ngayon, anak pala ni Adan at Eva, yung kaibigan niya. Okay? Anak ni Adan at Eva. Dalawang lalaki lang ang anak ni Adan at Eva. Isa doon, yung kaibigan ni best friend. Yung kaibigan ni Boss FLM. Okay? Ngayon guys, yun. Sila yung napag-usapan dun sa loob nila Joanna, ni Army, Inday Marie, at lang lahat ng mga Talino Warriors na yung first nila na grupo. Hindi itong isa. Kasi bago lang to eh. 1 week ago ba lang to eh. Itong international. Kasi nagsilipatan sila. Iniwan na nila yung grupo ni Army. Ngayon,
Eh, kasi nga, binulabog nga sila ni Army. Ang pagkakaakala kasi nila, eh, si Army ang nagbibigay ng mga ano sa akin. Hindi, baka kay Ninong David. Kasi kaibigan pala, magkaibigan na pala sila ngayon ni Ninong David, ano? Tapos nag-uusap na pala sila ni Army. Kaya, bahala sila doon. Wala akong pakialam doon. Ako, sarili ko tong gawa. Bago pumutok to, ayan, si Bimikaila na andyan, bago pumutok to, itong mga nangyayaring to, ang nagbigay sa akin yan ay isang admin na kaibigan nila, na pagkakaakala nila ay kasampakat nila. Yun pala, ay akin pala yun. Ngayon, hindi nila alam, walang alam si Army na mismo ang nasa loob ang nagbigay sa akin ng lahat ng information na yon. Kanya lang, nung tinignan na namin, wala na lahat yung conversation, dinilit ni Army. No? Kasi nagkakagulo na. Actually, yung grupo naman na yon, pinagtutulungan na nila dun si Inday Marie nung time na yon. Kasi nga, nalaman nga nila si Inday Marie, eh, nagpa-fundraising nga. Yun talagang mahilig ni Inday Marie kung saan yung may pera, guys. Lalo na, ginagawa niya to at lagi niya sinasabi, akong pumunta sa PAU. Siyang pumunta dun kay Madam, kay Attorney Acosta para manghingi ng tulong para sa mga babae. Natural naman yun eh, kasi nga public natin yung attorney, di ba? Yung si Attorney Acosta. So, kung wala ka talagang attorney, dun ka tumakbo kay Attorney Acosta. So, si Attorney Acosta pala nagbigay ng abogado kay Marie. Eh, sabi ni Marie, nang ano na si Inday Marie, kinuwenta na yun ng mga nagawa niya, yung pagod niya, yung pera pa nga niya, eh gumastos pa nga daw siya sa gasolina, gumastos pa siya sa abogado, nagbayad pa nga daw siya sa abogado, di ba? Sarap nilang panoorin, nag-aaway-aaway sila, tapos kinumpronta siya ni Primo Unipa, kasi si Primo Unipa yung parang tandang na manok. Yun, kinumpronta siya doon, nila Kuya Bong, ayan, kilala niyo ako, ha? Kilala ko yun doon, kuya-kuya ko pa, ha? Kinumpronta si Inday Marie andun si Hazel, no? Tapos parang siyang nagmaktol talaga siya kasi nga sila pala ni Joanna talaga may plano. Ang plano talaga nila ay pamimira, hindi talaga kasama na yun doon kasi nga sila yung naatasan eh. Si Inday Marie ang naatasan talaga. Kaya sila talagang hardworking si Inday Marie. Hindi ko alam, malay natin, 'di ba? Kasi nga syempre natural ganun yun eh. So, ngayon, patuloy yun. Gumagawa sila na may mga plano sila. Kanya lang, siguro umalma si Army. Binigyan na nga niya ng pang-grocery na 3,000 si Joanna. Tapos, nagplano pa sila mag-fundraising at pupunta sila doon kay Eva. At sinabi nila doon na, sabi pa niya doon sa kay Maritina, kasi ang pangalan ni Inday Marie doon ay Maritina. No? Yung ginamit niyang account, Maritina. Sabi daw niya kay Tina na huwag lang daw muna sabihin, interviewin lang muna kung ipupush ba nila yung kaso na para dun sa estafa kay Boss FLM kasi nga mayroon daw silang kaibigan sa NBI na gagawa ng letter at pirma lang ni Boss FLM. Gagawa nila ng paraan para mayroon silang signature na galing kay Boss Leo, kay FLM na signature. So, pag meron na silang siguro, balak nilang i-forge, o di kaya buhay pa yung rikto, pwede naman i-waterprint, di ba? Alam niyo na, sus nako. Yung mga galaw-galawan dyan, na nahuhuli namin lagi sa trabaho ko dun sa agency dati, na nahuhuli namin yung mga fake na mga passport at mga fake na mga diploma, na may mga diploma na yung mga signature. Bakit namin nalalaman, lalo-lalo na sa mga talagang mga professional kasi kami talaga sa agency lalo na pag mga skilled workers like mga nurses, meron kaming ganyan mid-tech, yan mahilig kami, ang amin kasi talagang ganyan kami eh ako kasi, ako may papel ako may mga dokumento ako bilang therapist pero hindi naman ako nagtrabaho sa hindi ako tumuloy sa military hospital sa Saudi, dapat babalik ako 6 years ako dati dun sa Riyadh dati ayun, dapat babalik ako doon eh, nagtrabaho nila ako sa agency, no? Ngayon, pag mga ganyan na mga sitwasyon, yung rikto lang nakakagawa niyan eh. Alam nyo, di basta-basta yung mga diploma guys ha, pag yung mga diploma na graduate ng mga engineer, graduate ng mga mid-tech, ha? Nurses, mga ganyan. Alam nyo,
paano nila nakuha yon? Paano nila napagawa yon? Na ang signature na yon. Ha, signature talagang kamukha sa signature nung pinaka-head ng office nila sa school. Pero pag dinala namin yun doon, sa pa-authenticate namin yun, doon namin nalalaman na yung mga falsipikado pala, yung mga papel nila, pati passport. Isipin nyo? Ganun yun. Kaya meron dyan sa rekto. Meron na meron sa rekto. May tumatawag, huwag naman kayong tumawag. Okay? Yan, si Takiro yan. Kasi nga hindi ko pinapansin. Kwe, kwe, kwe. Tawag pa more. Okay. Wala akong pakialam kung sino ka. Ngayon, ay hindi naman pala makakatawag. Aba, mayroon pala akong mga friend na mga ano ha. Ngayon, nawala tuloy ako. Ngayon, ngayon, ang sabi nila, yun, troll yan. Sabi ba naman, bakit daw ayoko lang ito sumagot? Putik tail. Yun, ginugulo talaga ako, guys. Tapos ngayon, sabi, yun, sabi nila din sa usapan nila, pupunta sila kay Eva kasi para ipopush ni Eva yon. Tapos bibigyan nila ng paraan si Eva para siguro gusto nila na si Eva maging open yung heart niya tsaka yung mind niya na para sige, push na lang natin to. Sige, file na natin tong staffa na to para kay FLM ng 25 million. Kahit na alam nila na hindi talaga, hindi talaga pwede kasi nga walang perma doon ni Boss FLM na magpapatunay na ma-receive nila yon. Yun ang napag-usapan sa loob. No, hindi sila pag-usapan sa loob kasi inbox yun eh. Sila lang dalawa nag-uusap nun eh, si Army at saka si Joanna. No? Sila lang dalawa. Kanya lang, ipinush yun sa galit ni Army. No? Ipinush niya doon, ipinush niya doon sa loob ng chat room. No? Yun. Ngayon, sabi ni Joanna, ni sinabi daw niya kay Tina na bukod doon, manghihingi rin sila ng donation kay Eva para sa mga babae. Kasi nga, yung mga babae na ayaw nilang mag-back out, so kailangan nila ng punduhan, yung mga babae kasi nga, wala naman din magagamit para pangkain, pang lakad-lakad. Alam nyo guys, kakaawa tong mga taong to. Okay? Yung mga gagamitin nilang mga babae na ipanlalaban nila kay Boss FLM, totoo man o hindi, okay? Totoo man o hindi kasi hindi naman natin alam kung gaano talaga. Kung totoo man o hindi, malay natin. Ha? Malay natin. Pero para sa akin, kung sinasabi ni Marie, hindi Marie, ikaw putang ina ka talagang dugyot kang babae kang hayop kang putang ina kang hindot kang malaki. Yun naman pala, wala naman palang pera ang mga babaeng to. Hindi naman pala nila kayang gastusan ang lahat ng ipaglalaban nila kasi nga ang sabi nga matagal na. Ha, nakatulog na tong kasong to, matagal na pala to. Kinalkal nyo lang itong mga promotor na to, yung swag. Ha? Kayo yung mga serpent, ha, na mga warrior nitong mga god nyo, nitong si Lucifer na to. Ha? Na lagi nyong pinagmamalaki lagi na pananakot nyo sa aming mga FLM supporters tsaka FLM bloggers. Kami nagdidipindi lang kami sa mga sinasabi nyo ha at mga inilalabas nyo at sa mga vlog-vlog nyo, kayong mga putang ina, kayong mga hindot, kayong mga hayop kayo. Ang sabi nyo, nanghihingi kayo ng nagpaplano kayo. Hindi lang ikaw, Inday Marie, meron pang isang lalaki na nagsasabi kay GR Balico na manghihingi sila ng tulong kay Inday, kay Eva para isustain, para masustain yung apat na mga biktima ni FLM sa human trafficking. Kasi nga wala nga silang pera at baka mag-back out. See? Namumuhay ng maayos yung mga taong yon, yung mga babae na yon, baka may mga anak na yon, baka hindi alam nila, hindi alam ng mga pamilya nila kung sino sila, kung ano nangyayari sa buhay nila. Sinisikreto nila yon. O kung wala talagang nangyayari sa mga yon, at hindi naman talaga sila, ay hinired nyo lang. Okay? Hinired lang. Meron man o wala, pero hindi pwede na sasabihin nyo na ito ang gagawin nyo para kayong gumagawa ng pelikula. Script lahat. Script man o hindi,
hindi rin mo masasabi na kailangan mo silang punduhan para hindi sila mag-back out. Mag-back out man sila kung siguro may sarili na silang pag-iisip at nasasabi nila at na-realize nila in the end na ba hindi tama itong ginagawa natin, may pamilya na tayo, bakit natin ito gagawin? No? Kung yung iba siguro pariwala, pariwala katulad kay Inday Mari na pwede lahat gawin, hamakin ang lahat, no? May salpak lang yung hito dun sa ngalangalan niya, baka, no? Baka, yun. Pero sa totoo lang, sasabihin ko sa inyo guys, ah, yung ginagawa ng mga hayop na to, itong mga swag na to, alam niyo hindi talaga to maganda to, na gumagamit sila ng mga tao, no? Na gumagamit sila ng mga tao para lang talaga, na ano nila kay FLM at makulong si FLM at dun mabulok sa kulungan. Yun ang ano nila, na ipabubulokin nila sa kulungan si FLM. Ganon. Yun ang gusto nila. Bakit? Ano purpose? Ano ang dahilan? Kasi iisa lang ang Marcos. Ang isang babae na sinabi ni Sir Saki na tumawag sa kanya. At doon pa sila nagkita, ha, sa opisina mismo. Ito ha, bibigyan ko naman kayo ng isa pa na para malaman nyo. Ito ay isang, kapangalan niya ay isang senador. Si Sir, na best friend ko, na hindi ko naman lang sasabihin kung sino talaga siya, kung ano talaga siya, nag-usap sila mismo doon sa opisina, mismo doon sila nag-meet, nung time na yun, first meet nila nitong babaeng to, sa opisina ni GMA. Noon, nung mga panahon, ng mga kapanahonan nila, kung sino sila, nung panahon niya, okay? Na yung trabaho niya, at na ano rin sa trabaho, at kung sino yung babae na yun. Yung babae na yun, ay kaanid, o kasanib versa ng Liberal Party. Okay, Liberal Party. Nagkakakilala sila dati before nung panahon ni President GMA. Nung panahon pa ni GMA. No? Presidente pa si GMA noon. Okay? Hindi ngayon na nagiging governor siya ng no, Congress. Panahon pa niya. Ngayon, ang sabi nito na nanghingi siya ng tulong kay Sir. Sabi niya kay Sir na kung kaya niyo ba, kung kaya mo ba akong tulungan para pabagsakin si FLM. Guys, kung si Norman Mangusin ang nasa utak nila, bakit ang sabi doon sa message FLM? Hindi ko lang nilalabas kasi nga gusto ko talaga yung pinaka legit. Kulang pa kasi nga may gagawin pa siya eh. Wait lang kayo. Wait lang kayo, malalaman niyo 'yan. Kung sino tong babaeng 'to. Malalaman nyo yan. Nasabi ko na yan kay Sir. Napaimbestigahan ko. Kung kilala ba ni Sir, kung sino ba talaga siya. Yun. Kunti na lang, kunti na lang. Total, lalabas naman si FLM eh. Yun. Ayaw nila, kasi ang gusto nila mangyari, eh, pag nawala si BBM, wala na lahat. Diba? Sino pa ba? Sino pang andon? Wala na. Kasi nag-iisa lang ang Marcos eh. Nag-iisa lang si BBM. Kaya kayong mga loyalist dyan, na mga anti-FLM, yan lang oh. Kayo. Kasi, kung kayo'y tunay na mga loyalist, Marcos, push nyo si FLM. Bakit? Matanda na si BBM. Okay? Muntikan na, kunting-kunti na lang nung nagka-COVID si BBM. Ngayon, pag nawala si BBM, sino ang tatayo para doon sa mga Marcos? At yung mga inaasam-asam yung 5 million na tumataginting, pira yon na malaki. Kaya kayo ganyan ni, eh, no? Hitik na hitik kayo para kayong mga manok panabong. Na gusto na talaga parang, alam niyo ba yung manok panabong sa Batangas, guys? Na pagka pinapainom ng Korean bag, kahit tao sinasampok sa sobrang galaitin talang gusto ng manampok itong mga ito, oo, ganyan, bakit? Kasi nga, nagpupundo na sila doon, nagbibigay na yun, tanga-tanga kasi itong mga ito eh, kaya nga kaya nga, diba ang tawag ko sa kanila ay brainless kasi tanga, yan mga anti-FLM na yan, nasabi sila yung mga loyalist, tanga
Kasi nga, hindi nyo ginagamit ang utak nyo. Kayo po ay nasa scam ng mga kahed-headan nyo dyan, yung mga grupo-grupuhan nyo dyan, ng mga lider-lideran nyo dyan sa Maharlikans. Na mga fiki-fikian dyan, na mga fiki-fikian. Okay? Kaya itapo nyo na yan, i-uninstall nyo na yan, yung pitaka nyo. Install pa more! Oh, pitaka pa more! Ayan, hanapin nyo yan dyan sa apps kung nandyan pa ba. Ah. Tingnan nyo yan dyan sa apps. Pitaka. Oh, ikaw Takiro, gusto mo magpamiembro ka sa Maharlikans grupo namin? Sa grupo ka namin, wala kang makukuhang 5 million, 1 million, eh kahit kusing wala, bibigyan ka lang ng pangkabuhayan, livelihood, o kung anong meron sa barangay na ibibigay sa'yo ng mga Marcos. Ha? Yan. Yan ang punto. Yan ang tama na programa na gagawin ni Boss Leo. Yan ang ginagawa niya. Pero, pag sinasabi niyong gusto niyo ng 5 million, pero ang pinapakita niyo sa amin ng mga miyembro ay 1 million, yung 4 million na yon wala na. Wala pa nga, hindi pa nga natanggap. Kinukurakot na ng mga liliran dyan. Diba? Oh. Ang galing. Ah, ang galing. Kaya ganun. Ganun sila kasimple. Sinisimplihan nila yung mga pobre. Ha? Kaya ito, mga nanggagalaiti sila eh. Kasi bakit sila nanggagalaiti ka FLM? Kasi boplax eh. Mga boplax. Hindi nila kaya. No, hindi nila kaya. Sa pangit mo na yan, Takiro. Ha? Magbalbas ka muna. Gupitin mo muna yung balahibo mo dyan. Kasi ayoko ng balahibo. Kita mo? Mukha mo naman eh. Putaragis. Kahiyahiya naman. Kiss ka dyan. Kiskisin mo yung titi. Ah. Kiskisin mo si Nay Marie. Baka magkakagusto yun sa'yo. Ang yabang-yabang naman itong Takiro na to. Bay, kikis daw sa... Kikis daw muna. Aba, linisin mo muna yung mukha mo. Parehas kayo ng best friend kong si Kili Kilogs. Tingnan mo, sa sobrang stress niya dun kay 19 Forgotten Girl na ex-girlfriend ni Boss FLM. Kita mo? Eh, di ba? ATS. Kaya pala eh. Oh. Yung mga ATS dyan na may mga sungay, kasi mga swag nga kayo, dapat nga talaga totoo, ATS kayo. ATS. Kasi nga, mga swag kayo eh. Yung Panginoon nyo, si Lucifer. Kaya kayo yung mga swag na sinasabi ko. Intindi mo? Bobo ka, boplax. Hindi mo naintindihan yung lagi kong sinasabi. Kayo yung mga swag. Tanggalin nyo yung sword. Kasi ang sword ay para kay President Duterte yun. Para yun sa kabutihan. Kayo ay mga swag. Ikaw na mismo nagsabi sa sarili mo, atheist ka, wala kang Panginoon. O, buti nga sa'yo. Ay, ikaw, Nympha Bartolome, magkano na ibigay mo dun sa pitaka sa Maharlikans? Ha? Kasi ganggalaiti kayo eh. O, ayan. Nagsilabasan na naman sila kasi nga si binasa na naman tayo doon. Nasisikat na naman tayo dito. Aba. Oo. Alam nyo, sa totoo lang kasi makikita nyo. Sila yung nakakaawa. Sila yung nakakaawa kasi kahit ganun, tayo, walang problema yon. Mawala man si BBM, no? Andyan si FLM. Mawala man sila kung halimbawa hindi tatakbo si FLM, if ever, for example, hindi tatakbo si FLM. Wala namang mawawala sa atin, di ba? Kasi kayo ba, nagpundo kayo ng tagwa-16 sa pitaka, sa Maharlikans? Nagbigay ba kayo ng pera sa fake group ng Maharlikans? Sa grupo ng mga loyalist, kagrupo nitong mga anti-FLM? Kung kayo nagpundo, kalimutan nyo na lang yun. Para kayong nagbangko sa hangin, okay? Kasi hindi nyo talaga makukuha yun, kasi yung scam yun eh. Okay? Ngayon, ngayon, ang sabi ko, pag itong mga ito ay kakala sa grupo ng dahil sa natauhan na ang mga boplax na to, kalimutan nyo na lang, yun lang ang advice ko sa inyo. Kalimutan nyo na lang yung naibigay nyo na mga pundo-punduhan dyan sa grupo ng Maharlikans para kayo magkapera. Katulad ng ginagawa ni Inday Marie. Ha? Na mag-invest ng pera, pagkatapos nyo, hatakbo-hatulin, bit-bit yung pera. Ganon. Ngayon, paghahanapin na naman siya, hatago-han naman. No? Hatakbo-hatago. Ayan, yan, si Inday Marie. Ganyan yung ginagawa. No? Sa lahat ng mga taga-Philippines dyan, I love you guys. Lahat nandyan naman na nanonood, kung saan man kayo bansa, Valenzuela, lahat, sa inyo lahat dyan. Thank you, I love you. No? Nakakaawa.
No, nakakaawa itong mga boplaks na to, sa totoo lang. Si Doc Hilikilogs, ay sandali ha, dati yan FLM, may sumundot, ayun. Sa totoo lang, sino to, Mamichi, no? Eh, lagi-lagi naman kami nag-uusap para kaming mag-boyfriend eh. Kaming dalawa na yan, no? Kaming dalawa ni Kelly. Nung kwan, para talaga kaming may boyfriend ni Bakla. Alam nyo, bago matulog. Kahit madaling araw dito, nag-uusap kami. Pagising sa umaga, nag-uusap kami. Oo, talaga, totoo yan, promise. Kami ni Bakla. Kasi talaga magkakaibigan na kami since 2014 pa lang. DDS kami, no? Kami ni Sir Bros Rivera, yan. Ninyo Barsaga, yan. Ngayon, ewan ko sa kanya, kumampi siya doon kay GR Balico. Hindi niya sinabi sa akin. Ngayon, nung in-interview niya si 19 Forgotten Girl na girlfriend ni FLM, na ex-girlfriend ni FLM, nagbago ihip ng hangin. Ibinigay pa niya sa akin, no? Ibinigay pa niya sa akin para makita ko yung interview niya. Ako naman, sabi ko, kailan ka pala, nandun na ka na pala sa kabila, di mo man lang ako tinimbrehan at sinabihan para kahit papano eh, wala akong sasabihin sa'yo. No, parang ganun, pero kahit papano, no, mahal na mahal kita bilang best friend ko, bilang kaibigan, hindi ko hahayaan na magbe-break yung ano namin dalawa na bilang magkaibigan. Dahil alam ko at darating ang time, magsasama ulit kami. No? Shout out dyan, Mamichi sa Hong Kong. Lahat kayo dyan, sino pa yan dyan? No? Magsasama at magkakasama pa rin kami. Okay? Hayaan nyo yan dyan. Kawawa naman tong sinimpa na to. No? Ngayon, sinasabi ko na... Ha? Kaya ada malasil, madre. Shoot me now. You shoot me now. Balin sawi. Sawi, ati. Ana sawi vlog speech nte. Minak nga. Minak. I want you sabuka. Talim ni, ana sawi vlog. Oh, shufi ada wajid. Alaga ko, kulit talaga tong binata na to. Ana sawi vlog nga, tali. Chup. Hindi ma... Oh, nagtago. Ana sawi vlog nga, tali, chup. Oh. Ayaw maniwala eh. Shirley had the nuggets. Alin shuno time? Shuno time alin? Ano mafinom? Rohi minak 5 ka dyan. Rohi minak, Shirley chicken nuggets. Hati had the shuno. Baden hati 10 minutes. Yalla. Talaga ito. Asan na sa may vlog? Speed. Yala, Rohe. Sige, kulit talaga itong bin. Yala. Bye. Ayun. Kulit talaga ng alaga ko. Iwan ko. Bakit daw eh. Hindi siya naniniwala nagbablog ako. Sabi ko, nagbablog ako. Kaya pinakita ko. Nagtago. Yala daw. Ganyan lang naman ako dyan. Sa mga yan. Para ko na rin yung mga anak. Ngayon, nawala ako. Ngayon, sabi ko naman itong si ano, kahit na anong mangyari sa amin dalawa, hindi ko tatanggalin yun, yung pagiging ano namin dalawa, mag-friend, na? Mag-best friend. Hindi ko kakalimutan yun, guys. Kahit kalaban ko na, kahit na kalaban ko, total, ito si GR Balico talaga, as in demonyo. Total, si GR Balico, nagkakakilala kami, itong si rapist ng kamding, nagkakakilala kami nung time na, ng 2018 na talaga. Ngayon, hindi ko naman siya masyadong ano. Ang sa akin lang, itong si Kili Kilogs. Simula nung si Kili na nag-aano kay, ano, nag-aano kay, sinong girl na to? Sharon. Yung ex-girlfriend ni Boss FLM na 19 kupong-kupong ang outfit, yung forma. Nakala mo naman, yun pala may asawa na siya, okay? May asawa na siya, may pamilya siya, may mga anak siya. Ano pa bang gusto niya na para maghabol-habol? Ha? Aba, sa country ni Putin, aba.
ba, ano pang gusto niya? Nahabulin niya si Boss FLM para sa pera dahil billionaire siya, mayaman siya. Yun ang gusto niya. Di ba? Tapos sisirain niya yung family niya. Eh, nandun na siya sa ibang bansa. Ano pa yung gusto niyang mangyari sa buhay niya? No? Di ba nakakahiya yun? Ngayon, ipinapakita niya, sinasabi niya, na pareho sila mga masakit man sabihin, pero si Kili talaga, parang hindi ko na alam kung ano meron kay Doc Kili na to, no, kaibigan ko. Hindi ko masasabi na ano nga ba talaga ang purpose sa buhay niya, no, na para bakit ganun siya? Bakit siya ganun ngayon? Anong gusto niya? Yun ang nasa utak ko lagi, bakit? Sabi ko, sana, no, sana friend, no, mahal na mahal kita, no, mananawagan ako sa radio station kung nakikita nyo yung friend kong pariwara ngayon, no, paki-submit na lang sa radio station ni Bakiro, no, na sana ayusin niya yung buhay niya, si Doc Kili Kilogs, ayusin niya yung buhay niya. Hindi lahat ng panahon na kakampi mo yung mga taong demonyo. Okay? Hindi yan pwede. Para sumikat. Mas mainam pa eh. Mas maganda yung sumikat ka sa maganda at mabuting gawain. Diba? Ayan doon. Ang pakisigaw nga ng malakas sa kanila. Si Balico at Yolin nagtatakutan na silang magkakasuhan. Pero ang mga tanga pareho naman silang nagtatago. Yun nga Sir Felipe. No? Ngayon, magsilabasan yung mga plano nila laban kay FLM. Kasi una sa lahat, pinagtutulungan nila si FLM na pabagsakin. Ngayon, si Yulin, si Eva, at itong si Balico, sila ang magkakasabat. Kinalkal nila ang buhay ni FLM, lahat-lahat, kasabat nila yung NBI. Ikasabat nila yung mga tao na yon. Ngayon, lumabas si Yulin, si Dugyot. Nung lumabas si Yulin na to, nagkunwari na naman tong si Balico. Alam nyo ba, mahilig siya talagang magkunwari. Kasi nga, Judas, di ba? Judas istas Barabas si Balico. Ang gusto ni Balico na naman, na kunyari wala siyang alam. No? Ikaw sinungaling ka talaga, Balico. No? Sisigaw ko na malakas, Balico, sabi ni Sir Philip, nasaan na daw yung si Yulin? Itinatago mo. Kunwari ka pa ya. Naghahanap kernel kay Yulin. Ngayon, sabihin nyo dun kay Balico pag nakita nyo. Kalagi-lagi naman yung nagla-live eh. No? Sabihin nyo kay Balico na ang gagawin niya, magsabi na lang siya ng totoo na magkano ang offer ni Yulin sa kanya. Para batikusin at magsalita at mag-live ng kung ano-ano sinasabi tungkol kay FLM. Ngayon, nagkunwari siya na wala siyang kilala, hindi niya kilala si Yulin, hindi niya alam, sabi pa niya, magpinsan pala sila. See? What? Sino? Ano stop me na? Bali na na sino? Asa na doon sino? Ano sa women ni? Ano mapikalaminti? Oh, hada. Speech in day. Shufi! Kulit talaga! Yala, sakri bab! Mama, Shufi Damer! Yan. Pag bibibihin mo, makulit. Inapaawayin mo, di ba, tumakbo. Yan. Pag inaway, okay daw. Mawin ang pangawayin mo. Kasi ang gusto lang talaga niya, kukulitin niya ako para ano. Ganyan yun. Tiyan mo na tawa. Sira ulo talaga ng bata. Ang kulit niyan guys, sa totoo lang. Ang kulit. Pero pagka ano naman din, tatabi yan sa'yo, tapos parang, alam mo yung parang pusa na gusto na talagang, gusto mong mahalin, kakakulang pagmamahal eh. Yung parang ganun ba. Kaya sa mga yaya sila, sa amin sila mag-aano na mangungulit. Ngayon, itong si Balico, sinungaling, denial, no? Hoy, Balico, no? Sigaw ko ng malakas na malakas para sa'yo, sabi ni Sir. Yan, ano request yan, ha? Balico, wag kang magsinungaling, parang hindi mo alam. Ha?
parang hindi mo alam na magpinsan kayo ni magpinsan si Yulin tsaka si ano, si Boss FLM. Tingnan nyo guys ha. Nahuhuli sila. Ito na lang, common sense. Siya nagsasabing sentido common. Ito sentido common sa mga taong boplax, ha? Boplax dyan. Sinabi ni Balico sa vlog niya na si Yulin pala at si FLM ay magpinsan. Wait lang, paliwanag ko. Mula sa mga bibig nila, lumalabas yung totoo. Una, sinabi nila na si Yulin ang tunay na Marcos at nagpunta pa dun sa NBI at kinumpronta si Boss FLM kung siya ba'y tunay na Marcos. At siya ang tunay na Marcos at sinabing 2017 pa lang sinosurveillance na, nireklamo na, pina-NBI na ni Madam Imelda si FLM. Ngayon, GR Balico, this is came from your mouth, English yon. Ngayon lang ako naka-English guys at binawasan ko lang yung 1/4 ko na English. GR Balico, bulong ko sa'yo. Ano sabi mo? Magpinsan pala si Yulin at saka si Boss FLM. Cheers! Coffee. Cheers. Kampi. Wala naman akong marka demonyo dito. Marka demonyo sana. Iba to ko kay Balico. Baliw talaga tong si Balico na to. Si Balico, yung nagbasag ng balls niya. Kita nyo? Binasag ni Balico yung balls niya. Sinabi niya ngayon na magpinsan pala sila Boss FLM. Hindi niya ba alam? Kasin ang tawagan nila. Tapos sasabihin nila, scammer. Scammer din si Yulin kasi scammer si Boss FLM. Pero galing sa bibig nila, si Boss FLM ay isang Marcos. Dahil kung pag sinabi nilang si Yulin ang tunay na Marcos, magpinsan pala sila. Tanga! Anong dapat kong ikanta dito sa mga ito? Parang gutom si Balico, no? Pinapakain ba yon? O baka yun lang yung maraming pagkain na pinost niya, yun yung huling lamon niya, no? Sabi ko nga, yan yung pinakahuling lamon mo. Judas Istas Barabas. Ha? Yan yung nababaliw na naman. Mula sa bibig niya, sinasabi niya yun. Talagang haba na ng ano ko, bahala na kayo mag-edit dyan. Total, nag-enjoy naman kayo. Gusto niyo pa? Ha? Manood? Sabihin niyo lang. Gusto niyo pa o hindi? Isa, dalawa, tatlo, apat. Kansyon natin si GR Palico, guys, ha? Sino pa yon? Sino pang nagsabi dyan na hindi tunay at totoo si Norman Mangusin ay hindi siya, ay si FLM. Ay, baliktad pala. Hindi pala si FLM, kundi si Norman Mangusin. Pero GR Palico, dyan, good morning. Shout out dyan sa'yo. Ano sabi mo? Sabi mo dyan, ha? Ayan, request yan ni Sir Philip. At least kahit papano, may gumanyan sa utak ko, ha? Bakit nawala yung mga kwan dito, Boplax? Nagpaplano na naman yun kung anong gagawin nila sa akin. No? Awe! Sige, plano lang kayo ng plano. Pag nangyari yan, copter. No? Ano yung dapat kantahin nila dito? Ano ba yung dapat ikanta dito sa mga huy-huy, buloy? Magpakamatay na yan, promise. Sabi niyo, bakit ko nasabi yun? Tarantado talaga itong duna na to. Gustong-gusto niya talaga. Ay, yun pala, hindi ko pala na-touch. Touch by touch. Ah, kaya pala, natigil. Ayun, yun naman pala. Oh. Ayun, nandyan pala sila. Kaya pala. At least, kahit papano, tatlong piraso, no? Ah, thank you. Cuts like a knife. Okay. Hindi, meron pa ako isa. First cut is the deepest. Baby, I know. First cut is the deepest. Sakit nun na, parang kinatkat yung puso ni Palico.
paano ba yun? No? Paano ba yun? No? Hayaan mo niyo yung mga amo ko. Alam nila yun. Pag sinasabi nga nila eh, ilagay ko daw sa YouTube para daw ako magkakapera. Hindi naman ako naglalagay sa YouTube eh. Ganyan niya naman sila eh. Tsaka walang pakialam yan. Walang pakialam. Dati, yan si Altia. Diba Altia? Sabihin mo sa kanila, pagka nagbablog ako, ayan, si Hagopitiros, si Kiana. Pag nagla-live ako, nandito yung dalawang bata sa likod ko, nanggugulo. Ayan, tapos ang sabi ni Madam sa amin, eh, gawin mo doon na, magdamit sila ng maganda, yung bang kwan, ganyan. Yun yung mga kwan sa amo ko. Wala problema yan. No, don't worry. No. Aba, no? Patay na ngayon si Balikom. Hindi yun makakatulog ngayon. Takiro, pakisabi nga pala kay Balikom. No? Gagawa pa ako ng isa na video na para kay Balikom lang talaga. 10 minutes lang yun yung ginagawa ko na video. Kasi ito, hindi na niya ito panunuorin eh. Kasi 2 hours na tayo eh. No? 2 hours na tayo. No? Mamaya, magla-live ako ay gagawa ko ng video para lang kay JR Balikom nung sinabi niya na hindi ko alam magpinsan pala sila. So, magpinsan pala sila. Magpinsan sila bilang Marcos. Diba? Ang sakit nun. Alam nyo yun. Masakit yun. Ano nga ba kanta ko dyan? Nakalimutan ko na eh. Dinurog mo ang puso ko. Alam niyo ba guys, kakantahan ko pala kayo isa. Yung alam niyo ba yung alam niyo ba yung kanta ni ano para maalala to ni Madam Eva na hindi talaga tinayuan si Boss Leo, no? Eh ito talaga kanta to para kay ano, para kay Jim Paredes, no? Para kay Jim Paredes to, pero at least kahit papaano maalala to ni Madam Eva na hindi talaga na tinayuan si Boss Leo sa kanya. Shout out dyan sa lahat mga taga Isabela City, Ma'am Juanita Reyes, Ma'am Austria Alma, dun sa lugar ni Putin, saan ba yun? Sa Russia. Raquel, Ma'am Raquel. Ano to eh? Sir Nars, Arcelia, thank you. Laban nyo yung tugtog nung kwan, nung buwan, na kanta na buwan. Ma'am, ito, sino sa Miss Donna? Oto, moto, sa tingin ko, kapag nagsalita siya, parang walang sense of humor. Eh, totoo naman, Ma'am Joanne, eh. Wala naman talaga siyang sense of, walang kasi okay. Kasi box, tuyo utak nun eh. Alam niyo yun, si Baliko. Yung utak niya, nandun na lahat yung pitam-pitamin. No? Mitampitamin. Ilan na pag wala siyang pera, alam niyo ginagawa niyan, katol. Hinit-hit niya yung katol. Di kayo yung kumukuha siya ng taas sa katab. Dinatay niya, tapos sinusunod, sinihinit-hit niya, no? Nila sa foil, ganun. Ganun yun, eh. Ma'am Virgin, Cheryl, Ma'am Cheryl. Thank you, Ma'am Mercedita. Sino pa yan dyan? Thank you, Isa, Mercedita, lahat. Ma'am Marisa, thank you. Good morning. Si MJ talagang kulit-kulit na to. Sa Agopiteras na yun dun, may paminsan-minsan lang tong besh ko. Huwag ka muna malis, dyan ka lang. Sino Agopiteras. Ngayon, ito kanta ko pala. No? April 1, 2019. Para to kay Ma'am, ano, kay Ma'am Eva. April 1, 2019. Aham ni Boss FM. Hindi na lang, wag na lang. Baka sasabihin, inaano ko si Boss Leo ko. I love you, boss. Bossing ko yun eh. Kasi nga, bakit ko natawag siyang boss? Ah, sabi nila, bayaran daw ako ni FLM kasi tinawag ko siyang boss. Hindi. Bakit ko tinawag siyang boss? Kasi nga, siya yung tao na ibinigay ang lahat para sa mga kabansa natin. So, ang tingin ko sa kanya, mataas siya. Hindi katulad ng mga boplaks na yan na wala namang ginawa. Ang ginawa nila, nagbablog sila, nagyo-YouTube sila. Ayan, si Takumoro, yung Bakiro na yan. At yung mga boplaks na nagbablog na nasa YouTube para pagkapirahan ang pangalan ni FLM.
Kung kayo'y galit kay Boss FLM, bakit nilalagay niyong pang-content sa YouTube niyo para magkapayra kayo, para magkasahod kayo? Bakit ayaw niyo yung sarili niyo, yung iba-vlog niyo? O ayaw niyo yung gawaing magaganda sa ibang bagay, hindi yung isang tao gagamitin niyo para magkaroon nga kayo ng pera o income sa YouTube? Diba? Galit kayo sa isang tao, pero hayaan mo na. Ngayon, alam nyo, mas aanhin ko naman yung mukha, aanhin mo naman yung ulo mo na walang utak bilang isang boplax na bobo, ha? Aanhin mo naman yung ulo mo kung wala namang laman, di po ba? Mas mainam pa yung pangit ka, matalino ka naman. Pangit ka na nga, wala ka nga mukhang pinapakita, bobo ka pa, o di ba? Terno ang tawag dyan, okay? Kaya, yan, nakakahiya kayo. Gawa-gawa kayo ng YouTube, inilalagay nyo sa content sa YouTube bilang YouTuber kayo, pero si FLM, na hate nyo, nilalagay nyo sa YouTube. Tapos nagkakapera kayo. Ngayon, pag may pera kayo at nagsasahod kayo sa YouTube nang dahil sa pangalan ni Boss FLM, okay? Tapos ipapakain nyo sa mga anak nyo, gagamitin nyo sa pamilya nyo, gagamitin nyo pangkain nyo, nakuha ng konsensya nyo yon, mga boplax, ha? Tandaan nyo yan. Buhay pa kayo. Inuud na yung kaluluwa nyo. Pati bituka nyo. Kayong mga boplax na mga YouTuber. Isa na yan. Yung abnormal na mongoloid na John Arsinox. Yun. Isa na yun. Oh. Alam nyo, totoo yan sinasabi ko. Totoo yan. Kahit na ayaw nila tanggapin yung sinasabi ko, totoo yan. Masaktan ako, masaktan. Dudurugin ko yung puso nila. Ha? Kung ayaw nyo sa isang tao, wag nyong gamitin magiging content nyo para kayo magkapera dyan sa YouTube. Putang ina kayo, mga hayop kayo, mga hinayupak, mga halang, mga bituka nyo, mga boplax kayo, putang ina kayo. Oh. Gusto nyo yun? Mga ETS pala kayo, kaya pala kayo ganyan ni. Sinasabi niya ETS kasi nga hindi, wala silang God, wala silang Diyos, wala silang relihiyon. So ang God nila ay si Lucifer. Kaya sila mahilig sa mga ganyan, si Baleko, gumagamit ng YouTube. Okay lang kami na mag-YouTube kami if ever ako may YouTube ako, yung iba may YouTube. Bakit? Ginagamit nila, ikaw Takiro, ha? Kapal na kapal ng pagmumukha mo, Takiro. Ha? Inuod na bituka mo kasi nga gumagamit ka ng content puro FLM doon. Ha? Wala kang ibang iniisip, puro FLM, FLM. Niyo YouTube mo, pagkatapos nagsasahod ka doon sa YouTube mo. Kapal ng pagmumukha mo, ginagamit mo pangalan ng isang tao na ito, tandaan mo. Yang taong ginagamit nyo pang content dyan sa YouTube nyo para pagkapirahan nyo at ipapakain nyo sa mga anak nyo, tandaan nyo, ipapakita ni God yan sa inyo kung anong karma ang mangyayari sa inyo, ang masakit at masaklap. Kung sa anak nyo at sa pamilya nyo, ipapakita yon katulad sa nangyari kay Iron Rock. Tingnan nyo, anong ginawa ni Iron Rock? Ha? Ano ang ginawa niya? Pero, anong nangyari sa kanya? Namatay ang tatay niya. Nakita niya sa kabaong na nasa loob ng kabaong ang tatay niya. Hindi naman lang ikaw. Lahat kayo, mga atheist kayo. Lahat kayo. Tandaan nyo, ilagay nyo sa kukuti nyo. Baka meron pang kukunti dyan na natitira. Ilagay nyo sa kukuti nyo, Takiro. Ha? Bakiro. Ilagay nyo sa kukuti nyo dyan. Ikaw, DGUE. Pakisabi, yan ha? Kasi yung hipopotamus na yan. Hipopotamus din, pero sa akin yan, hindi. Yung halimaw na yan na nandun sa Canada. Yan si Norberto Mandin. May sakit yan. Kilala ko yan. Alam ko yan. May sakit yung tao na yan. Lagi yung pag nagsalita ngayon, ay, naku men. I hate drugs talaga, promise. Oo, kunting-kunti na lang. Yung bulati, hindi pa dumating dun sa, baka galing pa yan dun sa Mindanao sa amin. Ito lang tatandaan nyo. Sinasabi na yan, kung ano ang ginawa nyo,
ngayong buhay kayo, mamatay man tayo o hindi. Ha? Kung anong ginawa natin sa sarili natin, sa kapwa natin, kung tayo ay may ginagawa everyday, mabuti man o masama, yun din ang aanihin natin, ang benepisyo na ibibigay ni God sa atin. Kung ano man yun, mabuti man o masama, ganun din, ganun ang nanamnamin natin. Ngayon, si Boss FLM ay ano? Ordinaryong tao po. Ordinaryong tao, sinasabi ko sa inyo. Pribadong citizen, ordinaryong tao. Hindi siya politiko, hindi siya katulad ng mga ocho diretso, hindi siya katulad ni Trillanes, hindi siya katulad ng mga politikong mga kalaban namin na pwede niyong gaganyanin. Hindi yan artista na pwede niyong ibabash. Ha? Pero ano, kahit nasa kulungan, gagamitin niyo pa rin content sa mga YouTube niyo para yun, magsasahod kayo. At sitting pretty na kayo at mag-iisip na naman kayo kung ano na naman tong dramang gagawin ko. Ano na naman ang iko-content ko mamaya? Ah, si Donna iko-content ko kasi marami siyang followers. Si Donna iko-content ko kasi marami akong viewers. Tanga, Takiro, Miyamoto, hindi ko kinuha yun, senior. Screenshots ko lang putang ina mo. Kayang kabubuhan mo, gagamitin mo pa ako na nag-aalboroto ako, no way. Na isi-share ko yon para ipakita dyan sa mga friend ko, na mga kalabi-labi ko, na mga katropa pips ko, para sila ay mag-don, ikiklik na yung YouTube mo, at magkakaroon ka ng viewers. Nik-nik mo. Screenshots ko lang, nandun sila. Oh, ano? Nahatching ako. Guys, I love you na ako sa inyo at magbababay na ha. Basta sasabihin ko sa inyo, itong mga ito, isang dosina na lang na itlog na bugok. Okay? Darating at darating yan. Kasi naghihiwa-hiwalay na to eh. Nag-aaway-away na sila nang dahil sa pera. No? Money matters talaga. No? Nang dahil sa pera. Kasi nga, may mga tao sa atin naman na grupo, wala naman nagfa-fundraising eh. Puro sa YouTube lang. Kasi nga, yun naman talaga yung aim nila, nila ni FLM at sa ng grupo. Yun ang aim nila na yung kinikita nila sa YouTube, eh yun tinutulong din nila. O, yung kinita nila ni Macbeth, kinikita ni Macmac, nagbigay sila ng tulong para sa mga biktima ni Inday Marie para pang gastos nila. O, di ba? Kaya, ang mangyayari, for good, yun ang para sa kabutihan yung ginagawa ng mga FLM vloggers. Pero itong mga swag na mga kabalat ni Takiro, Bakiro, ayun, yung mga grupo niya, nila ni Baliko, Inday Marie, yan, yung si Mongoloid na John Arsinox, mukhang Mongoloid, tsaka yung isang mukhang bakulaw na nilamutak ng pitong serpente, yun si ano, si Norberto Mandin. Alam nyo, darating ang time dyan. Hindi pa ngayon. Kasi, ang ano kasi, hindi daw yan silly eh. Na pagkain mo, aanghang kabod. No? May process yan eh. Lahat ng mga bagay na ginagawa natin habang tayo nabubuhay, lahat may process yan. Hindi yan basta-basta na isang pitik mo lang, andyan na. Kung may ginawa kang masama ngayon, isang pitik mo lang, agad-agad na. Tingnan mo si Eva. Diba? Nailibing na ba yung kapamilya ng namatay? Oh, 'di ba? Sinasabi ko sa kanila, walang pag masama ang gawain, walang blessing na darating. 'Yun. So dalawa na sila pinapakita ni God kung ano mga ginagawa nila katulad ni Iron Rock. Oh. Sabi ni Iron Rock, wala namang namatay sa amin, meron. Na picture oh nasa akin, may nagbigay sa akin. Diba? Ang ganun yun. Kaya, yun ang mangyayari. No? So, nakakaawa. Nakakasakit sa damdamin na yung mga pamilya natin, sa pamilya natin, babagsak yung karma na ginagawa natin sa kapwa natin. Kaya ikaw, Bakiro, o Bakiro, ayus-ayusin mo yung buhay mo. Kung may mga anak ka lalo-lalo na ay may pamilya ka, no? Ayusin mo. Mamatay tayo, paggawan tayo ng monumento ng kabutihan, hindi yung kasamaan. Nagagawan ka ng monumento pero may sungay naman, 'di ba? Ano masakit 'yon?
sabihin mo, yan, si Bakiro na yan, oh. Demonyo yan, gagawin ko yung monumentong hayop na yan, lagyan ko ng sungay, tsaka buntot. Ganyan. Pero pag gumawa ka ng kabutihan, angel ka sa tingin ng mga tao. Okay? Ako, masama lang bunganga ko, nagmumura ako talaga. Hayop tong bunganga to pag nagmumura to. Pero ang minumura ko, yan. Katulad niyang dung, naku, pag nahawakan ko yung balbas mo, naku, tapos itatali ko dyan, diretso sa titi mo. Aba, hindi ka talaga makakatayo. Tukuloko ka. Alam mo guys, kung kayo makatabi, pagka nakasama to yung si Bakiro, tapos natutulog, gawin nyo yung balbas niya, itali nyo dun sa titi niya para pagtayo niya, diretso agad yun. Magbababay na ako, guys. Ano lang yun? Advertisement. Ha? Naglalagay lang ako ng ad. Okay? Oo nga. Hayaan mo na yan. Kawawa naman din kahit papaano. No? Okay lang. Wala namang problema. No? Ayos na yung buhay ko. Takiro Miyamoto. Yung pangako mo na sinasabi mo na maghihinto ka sa pag-vlog mo kapag nagsabi ka ng ka-fake newsan, sabihin mo, dapat kailangan may word of honor ka. Huminto ka na sa pag-YouTuber mo. Okay? Itigil mo na yung pag-vlog mo. Kasi sinabi mo eh, na kapag nag-vlog ka ng fake, hihinto ka na. So, fake yon. Okay? Dahil ipapakita ko ngayon dyan yung sinabi ng NBI na wala akong existing warrant at wala akong kaso. Kaya yung sinabi mong marami akong atraso, wala akong atraso. Okay? Yung sa frustrated murder na yon na namaril ako, tapos na yon. Tapos na yon. At hindi yon ibig sabihin sa NPE ako at ex-NPE ako, hindi yon. Okay? Dahil yung lupa namin, kinarp nila. Yung lupa namin, ang pamilya ko. Ikinarp nila. Binigyan na nga sila ng lupa, 3.4 hectares. Tapos kinarp pa nila dahil gusto nila talaga yung may titulo. Gusto nila habulin yung may titulo. Kasi binigay lang sa mga taong ito, no? Na kapatid nung hindi naman talagang kadugo namin, binigay lang sa kanila ng lula ko. Ngayon, binigyan sila ng 3.4 hectares. Ang nangyari, deklarasyon, walang titulo. So, gusto nila na may titulo, hahabulin niya, pero wala naman sila sa heirs. Ngayon, ipapakarp talaga nila kasi yung mga nandun sa taas, wala nang nag-aalaga. Dito sa baba, ako ang may hawak ng lupa namin. Yun. Ngayon, sa papa ko, so walang makakapasok doon. Doon sa mga tita kong dalawa, mga tauhan nila, kaya yun kinarp nila. Kasi naghahabol din sila, yun na masakarpe. Sa galit ko, dahil kinumprunta nila papa ko, yun na maril ako. Yun. Yun yung dahilan na namaril ako, na naubos talaga yung bala sa baril ng papa ko. Kami kasi doon, may mga baril talaga kami, pero lisensyado yun. Kaya hindi naman ako nakulong, lahat-lahat nangyari. Natapos naman yung kaso, binanon ng judge. Kanya lang, bata pa ako noon, 23 years old pa ako noon, hindi ko alam ko yung mga nangyayari, si papa lang may hawak noon, no, lahat-lahat ng yun. Pero, nagawa naman lahat, at napirmahan din ni Director Way Coco noon, nung time na yun, kaya na-detain ako sa NBI na malaki dyan sa UN, dati, noong 2005, noong 2005, na-detain lang ako ng 10 to 10 ng gabi. Hinatid nila ako nung mga NBI doon sa San Andres Bukid ako noon. Kwento ko to ha, para malaman nyo lahat. Kasi nga, inano lahat, kinumpiled lahat ni Director Y. Coco yung frustrated murder case ko. Kasi nga, nung na-quality control ako nung time na yon, hindi ko alam. Wala talaga akong alam kasi 23 years old pa ako nung time na yun. 2000 yun eh. Tapos natapos lang nung 2000. Ay, oo. Ngayon, 2003 nakapag-abroad pa ako. Nagtrabaho ako sa bilang caregiver. No, bilang therapist din. Din sa Saudi Arabia, nakaalis pa ako nun. Hindi ako na dumaan sa quality control. Nakakuha pa akong NBI. Nung umuwi ako ng 2005 para palitan yung papel ko, na yung lahat-lahat, kasi nga magtatrabaho na ako sa clinic, doon sa Dimara Clinic sa Riyadh bilang therapist at sa King Faisal Hospital.
So, ang ginawa ng amo ko para tulong niya sa akin dahil sa pagmamahal ko dun sa nanay nila, umuwi ako ng Pilipinas, yun ang ginawa. Yun, ayan, tandaan mo yan ha, kasi pwede kitang filean ng kaso yan, Takiro Miyamoto. Sinabi ko na yan kay sir. Oo, nandun na yung pangalan mo, pati yung sinabi na yon na ikaw ang nagsabi. Kaya sabi niya, pwede natin ipatawag to ma'am, ipaubaya mo lang sa amin kung may trust ka sa amin. Ibinigay ko na yan sa'yo, Takiro Miyamoto. Sinabi ko, ito si Takiro Miyamoto, sir. Ito yung sabi niya, marami daw akong atraso, pati si Chief Padilla. Ayan, sasabihin ko na sa inyong lahat, guys. Si Chief Padilla ang nagsabi na ako ay ex-NPA at meron akong mga ganito-ganyan doon sa mga usapan nila. Akala niya siguro na na-delete ni Inday Marie yung pangalan niyang Chi doon sa ibabaw. Ngayon doon pala yung pangalan niya. Ngayon, si Inday Marie at si Chi Padilla at ikaw, Takiro Miyamoto at yung lalaki na nagsabi na ikaw ang nagsabi na maraming atraso at alam mo, ha? Yun, okay? Yun ang nakapile na doon. Pag-uwi ko, yun talagang gagawin ko. Kung saan ako nakatira, doon ko ipafile yun. Kaya doon kayo pupunta. Okay? Taga Davao ako, dun kayo pupunta. Gagastos at gagastos talaga kayo. Hindi ako magpa-file sa Maynila. Kasi taga Davao ako. Davao City ako, ha, at District 1 ako na rehistrado. Okay? Kay Mayor Inday Sara. So, dun kayo pupunta sa amin sa Davao City. Ikaw, kung nasa Pilipinas ka, yon. Yun, ang sabi pa naman ni Sir sa akin, ang anti-cybercrime ay hindi na kailangan ng abogado. So, walang problema yon. Bibigyan niya ako ng tamang tao sa talagang yung tawag nun, formal forum na yon para sa inyo. Sabi niyo eh, kasi ang sabi niyo may mga atraso ako, may existing warrant ako, walang problema sa akin yung sinabi niyong mayroon akong... yung scandal na mga nakapanti, hindi ko alam yung sabi ni Garagara. Sige, pakita nyo, wala nang problema yun. Pero yung sinabi ni Chi Padilla at ikaw na marami akong atraso at meron pang sinabi si Inday Marie na may existing warrant ako at sinabi pang NPA ako, yan ang pinakamalaki na kaso para sa inyo. Hindi yung scandal na yan, okay? Hindi, wala yan. Wala yan. Pag may scandal kayo nakikita about sa akin, bahala kayo i-save nyo yan. I don't care. Yung itong bagay na to ang pinakamalaki at yung sinasabing warrant of arrest na mayroon ako dun. Ngayon, ipinakita na. Si sir mismo ang naghagilap para sa akin. Para panlaban sa inyo. At ito ay magagamit ko laban sa inyo. Kaya uuwi ako, tandaan nyo, uuwi ako. Antayin nyo lang. Tingnan nyo kung ano nangyari kay Trillanes. Kinasuhan ba si Trillanes sa Maynila? Kinasuhan ba ni Pulong si Trillanes sa Maynila sa ginagawa niya? Hindi. Mismo sa lugar namin, kinasuhan niya si Trillanes. Saan nagpunta si Trillanes? Nagbayad ng bail kasi nga, aarestuhin na siya. Pumunta siya ng Davao at doon siya nagbayad ng bail. Tandaan nyo yan. Okay? Hindi ako nagsasalita ng patapos kasi ibang ugali ko. Pag anong sinasabi ko, ginagawa ko. Okay? Hindi makakaligtas si Chi Padilla nito kasi nga andun ang pangalan niya. Yung Chi Padilla na yan. Yung sabi mo, Chi Padilla, nakakasuhan mo ako nang dahil doon sa kabit mo tsaka yung boyfriend mo, yung kabit mo yung namimigay noon nung picture mo na yung nung kasiping mo yung babae, lalaki na yon, yung boyfriend mo na kinasuhan mo. Chi Padilla, sabi ni Sir, 1 year na yon. Actually, hindi naman ako ang nag-post nun. Kalaban mo na riders yon. Kasamahan nyo sa attorney Glenn Chong nun. Okay? O, tandaan mo, sinabi ko ha. Pero itong fresh na to, ang sabi ni Sir, wag mong paabutin ng isang taon. Wag mo lang paabutin ng isang taon. Yun ang sabi niya. Kasi nga, pag lumagpas na yan ng isang taon, wala na yan, visa, wala na yan. Oo, tinututuyo yan, pupunta ng Davao City. Yan, pupunta yan sila sa Davao City, doon yan sila. Kasi doon yung warrant of arrest nila. Ha? Sinasabi ko sa inyo, wag ako, kasi may utak ako. Politiko ang papa ko. Sipid yun, nakapamaril ako, pero hindi ako nakulong. Ako hindi naman sa ako nagmamayabang. Pero ayoko lang ng ganyan na, pati na yung mga ganyan na mga bagay, para kayong mga
Yan, si Bakiro na yan. Nandun na pangalan niya. Kaya nga, diba, nakita niyo yung YouTube, yung video ko, na nilagay ko yun doon, na sinabi ni Takiro Miyamoto na marami akong atraso, kilala niya ako. Oh. Galing yun kay Chief Padilla at itong si Inday Marie. Sila yung nagsasabi na may existing warrant, pero dinilit yan ni Inday Marie doon sa DCW News and Rescue niya. Bakit niya dinilit? Pero hindi niya alam, nandun na kay Sir, ibinigay ko na. NBI agent yun, ha? Akala nyo, ganiri lang yun. NBI agent, kaya sabihin ko sa inyo, mga Boplax, hindi lahat ng NBI agent ay kakampin nyo. Yung NBI agent o NBI na kakampin nyo, o sino man yan na mga nasa otoridad, yan po ay mga scalawags. Pag once na malaman niya ni President Duterte yung mga kakuntsaba nyo sa kalokohan nyo, yung mga scalawags na yan, pitik lang yan, wala na yan. Baka itatapon yan doon na naman sa hulo-sulo, katulad ng mga pulis na mga scalawags. Okay? Kaya nadadamay itong mga pulis na iba, tsaka mga NBI na iba, nadadamay sa inyo. Oh. Alo? Ayan, lahat. Ayan si Altia. Oh. Kasi nga parehas kaming taga-amin. Magkatabi lang yung lugar namin. Kanya lang nasa Pampanga yan nakatira. Yung pamilya niya, nandun yan. May palayan yan sila. Eh, kanila palayan. Sa amin naman, Kuprasan, tsaka Manggahan at Saging. Alam nyo guys, yan si Norberto man din. Taga-amin din yan. Kaya kilalang kilala ko yung hayop na yan na bakulaw na yan na isang ungga-ungga. Yan. Oh. Kaya hindi nyo maano sa akin yung mga tao na yan. Itong si Bakiro na to, kailan ko lang to naman nakikilala to eh. Nang dahil lang kay Boss FLM. Tapos sasabihin niya sa akin, kilala niya ako. Sabihin niya dun sa live ko dun sa Kuana Senior ni Balico. Nasasabihin niya na kilala niya ako, na marami akong atraso. Oh. Tapos sabi niya, naghihijab daw ako. Hindi naman daw ako Kuan. Oh. Ex-Muslim daw ako. Walang pakialam. Ha? Walang pakialaman. Ma-ex-Muslim ka man, o ma-ex-Christian ka man, o ma-ex-Roman Katoliko ka man. Kasi nga, relihiyon yon, walang batas yon. Walang batas yon. Kung ayaw ko sa Katoliko, pakialam mo, ha, Bakiro. Wala kang pakialam doon. Kung ayaw ko mag-Muslim, o sige, wala kang pakialam doon. Ganun yon. Kasi walang batas yon. Kaya kung maglagay ako ng ano sa buo ko, sa ulo ko, yan ang gusto ko. Kasi trip ko, type ko. Minsan nga, nakikita nyo, naka-uniforme ako kasi pumupuslit ako. Kaya ako naglalagay hanggang umabot ako ng 2 hours, 3 hours ako. Kung ito, nag-YouTube ako, guys. Yung YouTube ko ngayon, umabot ng 1,000 mahigit, ha? 1,000 mahigit yung subscribers sa YouTube. Uy, maraming salamat sa mga nag-subscribes dun sa YouTube ko. I love you, guys. Sa totoo lang, umabot ng 1,000 na hindi ko talaga ginagalaw yun. Hindi nyo nakikita yun na pinopromote ko. Pinopromote yun ni, ano, ni US, sino yun? Yun. Oh, diba? Oh, yun ang ano ko sa tao na kung sino yung nakikinig sa akin, na naniniwala sa akin, na andun sila, sumusuporta sa akin. Kayo yun, guys, mga kakusa ko. No, mga ka-FLM ko. Yan sila, haters, gonna hates. Alam nyo, haters ko nga sila, pero ina-admire nila ako kasi nga, kumukuha sila ng utak ko nung kagamitin nyo yung kukuti ko. Pag nakita ko yan, ikaw, Bakiro, gamitin mo uli, i-content mo uli ako. Alam mo, kinukontent mo ako, ha? Andun na, binili ko kay Sir, kinukontent mo ako, di mo ako, pero tapos binibira mo ako sa content mo. Tapos sinabihan mo marami akong atraso. Akala mo lang yun. Yun naman eh. Kanya lang, walang jurisdiction sa ibang bansa. Pag nalaman kong nasa Pilipinas, nangyari siya kasi sa Pilipinas na ako. Pag nasa ibang bansa, yun. Kung hindi ako nagsasalita ng patapos, patanong nyo kay Kiana dyan, oh, na Kiana dyan, tsaka si ano, Beltia. Kung ano ugali ko. Kaya mahal na mahal ko kayo na sumusuporta kay Boss FLM. Kaya, kasi ganun din ako. No? Wala akong inuurungan, guys. Basta alam nyo, mayroon na naman akong pasabog mamaya kasi mayroon na naman akong ano. Sinasabi kasi, araw-araw yan. Araw-araw yan, fresh. No, kailangan kakain tayo ng fresh. Huwag tayong kakain ng mga bulok-bulok dyan, lalo na yung itlog na bugok. Ha? Okay na guys, magbababay na ako. Parang mataas na at mahaba na yung oras ko. Basta pray lang natin na si Boss FLM matatapos to at lalabas na siya. Pag lumabas na si Boss Leo, yun na. Magbabago na ang lahat. Ang importante, malinis na siya.
cleansing sa buhay niya to. Kasi kung hindi naman to nangyayari sa buhay niya, alam niyo, journey niya to. Ito yung journey ng buhay niya, si Boss FLM. Kung siya ay totoo at tunay na Kwan, spiritual wonder boy, ako naman sa loob ko eh, siya naman talaga eh, journey ng buhay niya to. Ngayong panahon na to, kini-cleanse siya, nililinis siya, nililinis natin siya. So, iyang mga yan, katulad kay Nympha Bartolome, na isang walang utak na Boplax, okay? Nila Bakiro, at yung mga grupo nila na isang dosina na talagang dinidiktik nila kay Boss FLM, okay? Ayun. Ang gagawin nila dyan, nililinis lang nila si Boss FLM. So, paglabas ni Boss Leo doon, malinis na yung tao. At isang bagay din na sinasabi ni Boss Leo na tutulungan niya kapag siya makalabas, tutulungan niya yung mga taong nasa loob na walang pampiyansa. Okay? Na walang pampiyansa. Alam niyo, ginamit din siya ni God na isang material na bagay. Bakit? Sabi ni God, alam mo ba, sabi niya, hindi alam to ni Spiritual Wonder Boy, sabi ni God, tsaka ni Apo Lakay. Yung espiritu ni Apo Lakay. Ilagay nga kita sa kulungan, ha, Leo. Ilagay kita sa kulungan para makikita mo kung ano hitsura ng mga tao nasa loob ng kulungan. Ngayon, pag nakita mo yun, ikaw na bahala mag-isip. Anong sabi nitong binasa ni Sikiyama? Ha? At sinabi din ni Ma'am Mary Ann Victory, na ang sabi ni FLM, na kapag siya ay lumabas at makalabas na, ang mga hindi nakapagpiyansa na nandun sa loob ng kulungan, eh, tutulungan niya na makalabas. Okay? Tutulungan niyang makalabas. Yun. Ginamit din siya na bagay. No? Ginamit siya ni God para makita niya kung ano nangyayari sa loob ng BJMP, ng Manila City Jail, sa Bilibid. Alam niyo yun? Oo. Kaya magbababayway na ako, guys. I love you so much. Thank you so much. I love you. No? At kung hindi ako magla-live bukas, baka may video ko, tapos next naman, iipunin ko muna, tapos next day na naman, na-alternate ko. Basta, I love you, I love you, I love you. Ano nga yung kanta ko? Bago ako magbabay. Sa classroom, may batas. Gusto niyo yun? Hindi na mawala sa utak ko yun eh. No? Sa totoo lang. Yung mga nakakulong, sabi. Meron akong kanta sa inyo na gawa ng tita ko. Na pinakamaganda, pero ako yung pinakanta nito eh. Pero huwag kayong umiyak ha. Give thanks with a great... hindi. Nakalimutan ko tuloy. Give thanks na nakalagay sa otak ko eh. No? thank you, Lord, for the trials that come my way, in that way I can grow each day. If I had to learn, nakalimutan ko na baby pa ako nito eh. Thank you, Lord, for the victory those trials bring, to surrender my everything is so worthwhile. For when those trials come, my human nature shuts the things to do. You look so prompting, can be easily ignored. Alam niyo guys kung para kanino yan? Yung sabi ko, yung mga taong yon, sila yung mga Boplax na laging dumidikdik ng dumidikdik sa atin at kay Boss FLM. Thank you, Lord, for the victory those trials bring, to surrender my everything is so worthwhile. Thank you, Lord. Yan, nag-request pa tuloy, you raise me up. No. Oo, kakantahin ko mamaya, you raise me up.
Sige na guys, magbababay na ako. Basta yung kanta ko kay Boss Leo, yung In My Blood. Na, alam niyo yun? Yung kinanta ko sa kanya. Totoo naman yun eh. Sa ibang meaning yun. Guys, I love you guys. Bye-bye. I love you so much sa inyo lahat. Ano daw yun eh. Ang sabi ng tita ko, ano daw ako, fighter. Kasi pinanganak ako May 19, 1978. Dapat, May 20 na sana, kanya lang. Talagang inoperahan, kinuha ni doktor ako sa tiyan ng mama ko ng eksaktong alas 11:54 ng May 19. Alam ko yon ng madaling araw, ay ng gabi. So, hindi pa tumungtong ng May 20. Yon, alam ko yung time ko 11:54. Sige na, bye. Love you. Mama, chup chup. Pag sinabi ko, huwag banggain ang toro, dahil pag ang toro ay babangga sa inyo, giba? Hindi yan, joke lang yan. Love you, bye-bye, love you.